So this is political law, no? At benamano ito dahil ito yung first day of the exam, eh? So but before that, let us just go on with the ritual. Lawyers are the most prayerful, di ba? All professionals. Why? Never pleading, we submit. There's always a prayer. But here is a prayer of a lawyer who later on became a saint. Yan yung prayer ni Thomas More. Kasi yan ang pinakamabisang sandata ninyo sa mga panahong ito. Prayer. Sabi niya, Lord, grant that I may be able in argument, accurate in analysis, strict in study, candid with clients, and honest with adversaries. Lawyers or not, people have to be honest. Especially nowadays. Diba? Kaya lang sabi ni Billy Joel, honesty is such a lonely word. Wala na raw tapat ngayon, kundi tanghali na lang. You know? At saka, wala na raw honest ngayon, kundi mistake. Okay? Parang yung mga karelasyon, yung mga jowa. No? Pagkakasama mo, connected. Pag tumalikod ka, searching for other devices na parang Bluetooth lang. Okay, sit with me at my desk and listen with me to my client's plaints. Read with me in my library and stand beside me in court so that today I shall not, in order to win a point, lose my soul. It is on the premise you believe you have a soul. In the Gospel of Mark, chapter 8, verse 36 to 37, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what would a man give in exchange for his soul? That is again on the premise you believe you have a soul. Huh? Now, baka gusto yung sumali rin dito. No? Okay, joke lang yan. Okay. So, puntahin natin ito. No? Sabi dyan, rest if you must, but never quit. I know there are times in your life right now that you would want to give it up. You want to quit. But do not do that. That's the worst mistake you can ever make at this point. Quitting. Why? Winners are not people who never fail, but people who never quit. So if you would quit, wala na, talo na kayo. No? Why? Ito kasi yung goal natin na maging magkaroon kayo ng picture kasama ito si Madam. Ha? Dahil pagka nagpa-picture na kayo, eh, ayos na, buto-buto, as they say. Why? Hey, you are now signing the role of attorney. So that is our goal, for you to be admitted to the Integrated Bar of the Philippines at magbayad ng, naku, nag-increase ang membership fee. Eh? Mag-i-increase next year. 4,000 na ang annual membership fee at pag lifetime, 50,000. Oh, biruin nyo yan. Okay? Yan yung lifetime, ano? 50,000 at marami pang requirements. Eh? Dapat 10 years kang member before you become a lifetime member. At marami pa ibang requirements. Anyway, so ito yung chairman at the usual na laro ng mga barista, naghahanap ng mga previous exam. Ay, professor of law yan si Justice sa San Beda before. Okay? So you may also go to this channel for additional info. E ba gusto nyo mag-subscribe na rin, ano, para maging 100,000 tayo. Ha? 38 pa lang eh. Then you can also join this group para sa mga additional info. Nag-a-upload ako dyan from time to time ng mga materials for free. Kasi ang daming mga website na hindi naman authorized, ina-upload nila yung aming mga handout. Tapos pag i-download ninyo, magbabayad kayo. Eh, kalokohan naman yung pandaraya yun, di ba? Na hindi nga nila kami binayaran o in-upload nila yung aming materials eh. Pagkatapos pag kayo magda-download, hihingian kayo ng bayad. Di ba? Scam yun. So huwag kayong pupunta kay Papatulo, kay magbabayad. Pupunta kayo dito sa mga group na ito, libre ang materials dyan. Okay? And you can also follow this Facebook page or you can read this. No? Our discussion will be taken from this book at meron din tayong kasunod dyan, constitutional law, at saka ito, public international law. O sa labor, baka interesado kayo. Meron din tayong 2023 edition. Eh? And then, eto, soon. And I would like to invite everyone, pagka free kayo, sa September 18, magla-live tayo sa YouTube and I will be answering your questions in labor law. So baka gusto nyo, that's for free. So spread the news
you can go to that YouTube channel and we will discuss based on the questions that you will be asking. Okay? So, punta tayo sa assignment ko. Constitutional law tayo, political law. It all starts with the Constitution. According to the Supreme Court, a constitution is a written instrument. Okay, marami pong salamat ha, sa mga magsasubscribe. At sa ayaw magsubscribe, okay lang naman. Wala namang problema. Ha? Wala namang pilitan. Kasi pag ayaw at pinilit mo, masasaktan ka lang. Ha? Pag ayaw, huwag niyong pilitin. Masasaktan ka lang dyan. Kaya tama yung mga kaibigan natin polis eh. Sumuko ka na para hindi ka na masaktan. Kasi pag hindi ka susuko, patuloy ka masasaktan. Oh, pero huwag susuko sa bar exam. Ha? Kahit nasasaktan, ipagpatuloy lang. Kasi we are aspiring for the greatest reward in your life as of this time. Ayan yung makuha ninyo yung period dun sa inyong ATTY. Okay? And join us in the Integrated Bar of the Philippines. So, a constitution is a written instrument by which fundamental powers of the government are established, limited, and defined. That's the reason why, if you look at our constitution, you would see the delineation of the different powers of the different departments of the government. For example, in Article 6, you have legislative, Article 7, executive, Article 8, judicial, Article 9, constitutional commissions. And these are my assignments up to, I think, 6 o'clock this afternoon. Ano? But I have added some more topics kasi kahit siguro na i-discuss na, wala namang masama. Kung i-discuss natin uli, ano, baka madagdagan pa. Huh? It's all right. Okay? So the Constitution gives the power, defines the power, limits the power of each branch or department of the government. Para saan? Para sa bayan. Diba? It all boils down for the benefit of the people. Now, the role of the Constitution cannot be overlooked according to the Supreme Court. The case of Biraugo versus Philippine Truth Commission that was created by Pinoy in 2010. So it's through the Constitution na inulit na naman, di ba? Yung mga powers are defined, limited, and among the several departments. So this is the basic and paramount law of the land. That's why in case of conflict between any law or ordinance and the Constitution must always prevail. Diba? Manila Prince Hotel versus GSIS, the doctrine is constitutional supremacy. There can be no law higher than the Constitution. That's the reason why the Supreme Court would always say a law is constitutional or unconstitutional. The standard or the benchmark is always the Constitution. And as an introduction, we have different kinds of constitution. Diba? Written actually is not an accurate term. That should be a compiled constitution. Okay, compiled. Because the constitution, all the provisions could be found in just one document. Just like the 1987 constitution. Diba? Wala kinalaman yung, ano, yung picture. Eh? Pero parang magkahawig lang. Ayan. Sino kaya ang nangopya sa dalawa? Ngayon, what about unwritten constitution? Actually, the more appropriate term is uncompiled. Just like the Constitution of the United Kingdom. It is not confined or it's not compiled in one document. If you talk about religious freedom in the United Kingdom, you're talking of a document called the Act of Supremacy, issued during the reign of King Henry VIII in 1734, recognizing the king as the head of the English Church, not the Roman Catholic Church. So doon nag-break away ang England from Catholicism. If you talk about Bill of Rights, before the Bill of Rights of 1769, you have the Magna Carta of King John. Kailan lang ito? 1215. Okay? So yon, all of this form part of the Constitution. So they are not found in a single document. That's why the more appropriate term is uncompiled. Okay? Now, another type is conventional or enacted. Our constitutions from the Malolos Congress that gave rise to the 1899 Constitution up to the 1987 Constitution
They are all products of a convention. Although yung 1987, commission. Because they were pinpointed by President Cory Aquino. But according to the court, that defect was cured when the people ratified the Constitution overwhelmingly on February 2, 1987. And then you have a cumulative or evolved. It's a product of the history of the nation. And you have that Constitution of England again as an example. That through the years, nadidevelop yung kalang Constitution, eventually evolving into the present one. But would you believe that there is a country without a constitution? Eh? The state of Israel has no constitution until now. And the only one safeguarding the rights and obligations of the people is the Supreme Court. That's why may danger ngayon yung Supreme Court ng Israel dahil gustong buwagin ng ruling party. So kaya may mga rally at demonstration sa Tel Aviv opposing the restructuring of their Supreme Court. So unstable ang bansa pagka walang constitution. But Israel survived since 1948 without a constitution. Ayan. And then, you have rigid or inelastic as opposed to flexible or elastic. Yung constitution natin, rigid. Kasi there is a procedure that you need to follow, you have to comply with, before you can amend or revise the Constitution. And if you look at the history of our country, from the time of Mr. Ramos as president up to President Duterte, no, in fairness to the present administration, sabi ng presidente mismo, hindi niya priority ang constitutional change o yung chacha. Hindi niya priority yan, sabi ng presidente. Ha? Siya mismo nagsabi niya. Okay? But from Ramos to Duterte, except Pinoy, syempre nanay niya ang may kagagawa ng konstitusyon, lahat sila gustong baguhin ang kasaligang batas. But look at them, walang nagtagumpay eh. Why? Because our constitution is inelastic. It is rigid. There's a procedure that you need to follow. And if we have time, I'll discuss that with you. Bakit ang hirap baguhin ang Philippine Constitution ngayon? Unlike the 1935 Constitution, napakaraming amendments. Ano? At gustong ibalik nung isang sikat na politiko yung 1935 Constitution. Eh? Why? Eh napakaraming kapangyarihan ng presidente doon na walang check and balance. Okay? Masyado makapangyarihan. That's the reason why the martial law of Marcos lasted for more than 14 years. Because under the 1935 Constitution, there were no limitations as to that power by the president. Okay? Now, what about flexible? At any time, you can change it. At will. But the Philippine Constitution, fortunately, is inelastic. I think that is for good reason. Okay? There are 18 articles in the 1987 Constitution, but they are divided into three parts. The Constitution of Government, these are the provisions that tell you what kind of government we should have. Article 2, Section 1 tells us the Philippines is a democratic and republican state. Diba? So it tells you what kind of government you should have. Under Article 6, it gives you the powers, the structure, the composition of the legislative department. Article 7 tells you who compose and what are the powers of the executive department. Together with Article 8, judicial, who compose the judicial department, what are the qualifications, and so on. Article 9 talks about constitutional commission, and Article 10, local government and autonomy. So pag-uusapan natin, among other issues, yung Article 6, 7, 8, and 9. Those are my assignments today. But I will add something more kapag may oras tayo. Okay? And something more means amendments or revisions. Okay, kasi lagi namang napapanahon yan. Kasi nga sabi ko sa inyo, lahat ng presidente gustong baguhin ang saligang batas. Okay? But again, in fairness to the current president, hindi niya naman daw priority yan. Pero yung kanyang mga kakampi sa Senado, nanggigigil na baguhin ang konstitusyon.
Pero tanungin mo naman, ano po ang gusto niyong baguhin? Wala naman maisagot. Why fix something that is not broken? Diba? Ang suggestion ko dyan, unahin niyo po yung labor code. Kasi yung labor code, 1974 pa, base sa 1973 Constitution. At ang labor code, pagkahirap-hirap intindihin, eh papaano na yung mga uring manggagawa na nagtatrabaho sa factory? That is supposed to be their Bible, eh hindi nila maintindihan. So how can they fight for their rights? If they could not even understand the law protecting their rights. Eh kung law students kayo, hirap na hirap intindihan ang labor code eh. Eh paano pa yung ordinaryong manggagawa sa factory na siya dapat ang nakakaunawa niyan para ipaglaban niya naman yung kanyang karapatan? Di ba? Eh minsan kahit yung employer hindi naiintindihan yung labor code, eh, paano sila magkakaunawaan? So kung talaga po kayo ay mga manggagawa, unahin niyo yung batas sa paggawa. Talking to the senators and congressmen. Huwag po yung constitution kasi hindi naman apektado lahat ng tao dyan eh. Kayo lang naman makikinabang dyan eh. Ang makikinabang ng gusto kapag binago nyo yung labor code. Isulat nyo sa lingwahe na nauunawaan ng ordinaryong mamamayan. Okay? Huwag na ho nating gawing masyadong technical na mga abogado lang ang minsan hindi pa nga nakakaunawa. Okay? Sabi lang, abogado lang nakakaunawa ng batas. Hindi naman totoo yan. Pero kung gusto nyo talaga ng matinong relasyon, umanap kayo ng abogado. Matino ang relasyon dyan. Eh bakit? Eh yung batas nga inuunawa. Ikaw pa kaya? Diba? Ayan. Okay. So, you also have the Constitution of Liberty. Of course, obviously, karapatan natin ito. Nasaan yan? Andyan yan sa Article 3. Diba? Article 3, Bill of Rights. Article 4, Citizenship. That is also a right. Article 12, National Economy and Patrimony. Karapatan din natin yan. Naku, sana wala namang ganyang. Marami bang mga tiwaling arbiter? Huwag naman sana. Bagay, huwag naman natin isingle out sila, no? Marami talagang tiwaling tao sa pribado man o sa pampublikong sektor. Ha? Ayan. So, Article 12, National Economy and Patrimony. Article 13, of course, Social Justice and Human Rights. Kasama dyan ang labor because labor is based on social justice. Among others, kasama rin ang police power. Then Article 14, nako ito na, hindi tayo magkaintindihan ano ba talaga ang gusto natin sa mga bata. Diba? Dati-dati matino naman hanggang 4th year high school lang, magka-college na. Anong ginawa? Gumawa sila ng batas, Republic Act 10533, dinagdagan ng senior high school, dinagdagan ng kinder. Okay na siguro yung kinder. Pero yung senior high school, pagkatapos ang pangako, magkakatrabaho ka, tanungin yung mga graduate ng senior high school. Ilang batches na yan? May trabaho ba sila na hindi sila nag-college? Wala naman eh. Tapos ngayon, babaguhin nyo na naman. Diba? Ano ba talagang gusto yung mangyari sa mga batang ito? Okay? Ano ba kasi Article 14? Education, Science, Technology, Arts, Culture, and Sports. Dahil ang ating Constitution, hindi lamang pampolitika, pampamilya, pang-esports pa. Paano ka naman yan? Diba? And then Article 15, Family. Oh, kayo may karapatan magkaroon ng pamilya. At syempre sa pamilya may pagmamahal. Eh ngayon lahat naman nagmamahal. 'Di ba? Kayo ba nagmamahal na o may nagmamahal na sa inyo? Eh pag wala pa maghahanap kayo ng mamahalin. O kung wala pa, magpunta kayo sa gasolinahan sa Tuesday, may magmamahal na naman doon. At yan na nami-miss ko doon sa nakaraang pangulo. Ha? Pangulong Duterte, at least noon may nagmumura. Ngayon wala eh, puro nagmamahal. Okay? And then you have the Constitution of Sovereignty. It tells you who has the power. That's why in amendments or revisions, what Congress can do is just to propose. The final say would come from us through a process called ratification in a plebiscite called for the purpose. So nasa atin ang final say that tells you that we are sovereign. Article 17. Of course, Article 2, Section 1, anong sabi? Sovereignty resides in the people. So we are sovereign. Eh bakit sila nasusunod? Eh kasi nga po, dinelegate natin. Yung ating sovereign power, dinelegate natin doon sa ating mga manggagatas. Mambabatas. No? Ayan. Now, Article 5, suffrage. That is a manifestation of our sovereign power. Why? We can replace through our votes people in government
which or whom we do not trust. Pasensya na, medyo may problema ang boses natin eh, kasi the past few days we were under the weather. Ibang weather yun, wala namang pag-asa. So yung ating boto, pwede nating palitan ang mga opisyal na hindi natin pinagtitiwalaan. That's why I always advocate against selling of your votes. Kasi in the past, nakikisama rin tayo dyan sa mga politiko during election. And one thing I realized, hindi ka mananalo pag wala kang pera eh. So kailangan talaga ng pera. Kasi ang tao naghahanap ng magbibigay. Hindi mawala yung dole out mentality. Di ba? Kung sino nagbigay sa amin, yung boboto namin. Eh yung mga nagbibigay na yan during election, babawi yan eh. Kasi malaki ang ginastos niya. Hindi niya naman po pwedeng i-shoulder yan. So babawiin niya yan. Saan niya babawiin? Eh doon sa pera, pinagkatiwala ng bayan. Di ba? Kaya hindi mawala yung corruption na yan. It becomes a vicious cycle. It will take a generation or even more than a generation to weed out graft and corruption. Eh pagka patuloy na may nagbibigay at patuloy na may tumatanggap, hindi talaga mawawala yan. Okay? Article 11, accountability of public officers. And of course, Article 17, amendments or revisions. As I said, we have the final say. Sila lamang ay magpo-propose, tayo ang mag-a-approve. That's an essence of sovereignty. Now, the Constitution must be broad. Malawak. Ay, napakalawak ng Constitution natin. Kasamang sports, kasamang education, kasamang pamilya. Ang problema, sabi ng mga eksperto katulad ni Justice Sagani Cruz, it must also be brief. Ang Constitution natin hindi brief, napakahaba. Okay? In fact, may Bill of Rights tayo. American Constitution, walang Bill of Rights eh. Yung first 10 amendments lang nila that constitute their Bill of Rights. But the Philippine Constitution is complete. May Bill of Rights tayo. So hindi daw siya brief. Teka, napansin ko lang yung mga superhero nasa ibabaw yung brief. Ganun ba talaga para magkaroon ng superpower? Nakalabas yung underwear? Well, I do not know. I need not discuss this more because of Republic Act 11313. Ano yan? Yung Safe Space Act. Baka hindi kayo komportable. So, let it be. Na dapat ang Constitution maiksi. Yung short kasi maiksi na yun eh. Ayan sabi dito, brief. At ang ating Constitution does not qualify to become a brief Constitution. Napakahaba nito eh. 18 articles, 321 sections. At isa pang failure ng Constitution natin, hindi siya definite. There are provisions like in amendments or revisions na hindi definite. Hindi definite ang alin. Yung manner of voting, amendments to or revision of this Constitution may be proposed by a 3/4 vote of all the members of Congress. Ang sabi lang, Constituent Assembly, wala namang ganun term sa Constitution. 3/4 vote of all the members of Congress. Take note, nakalimutan nung gumawa ng Article 17 that we have bicameral Congress. How should the voting be done? Separate or joint? Di ba? We cannot presume. Because even in simple legislation, changing the name of a street, the voting is done separately. Tsaka lang pinagsasama doon sa bicameral conference committee. But in amending or revising the Constitution, the most important law of the land, joint voting kayo. Di ba? Oh, mamaya, makikita natin yan. Kapag gusto ng Constitution na joint, sinasabi niya. Pag gusto ng Constitution na separate voting, sinasabi niya. Eh, anong gagawin natin kapag walang sinabi ang Constitution? The voting, whether separate or joint, we cannot just say and presume that it is joint or separate. So that's the difficulty of amending or revising the Constitution. One of the difficulties. So how do we interpret a constitutional provision? A doubtful provision shall be examined in the light of the history of the times and the conditions and circumstances under which the Constitution was framed. If you examine the entirety of the 1987 Philippine Constitution, you'll find out that the framers had so much protection for human rights.
clip the powers of the executive and legislative. Okay? Gave more powers to the judicial department. Why? It was brought about by the supposed abuses of the former government that was replaced, that this constitution would like to support. So, napakaraming safeguards. Lalo na doon sa declaration ng martial law. Bakit? Because of their experience. Halos lahat ng gumawa ng Constitution of 1987 had some experiences, one or another, bad experiences under the previous regime. So kaya ibinuhos nila yung galit nila doon sa paggawa ng Constitution, safeguarding human rights and Bill of Rights. So yun yan. Okay? Now, there are two kinds of provisions in the Constitution. You have self-executing and non-self-executing provisions. So how do we determine whether a provision is self-executing or not? In case of doubt, according to the Supreme Court, Manila Prinsitor versus GRSIS, that should be considered self-executing rather than non-self-executing. Unless the contrary is intended. Clearly, the provisions of the Constitution should be considered self-executing. So ang default provision natin, default assumption, ay self-executing rather than non-self-executing. Okay? And under the doctrine of constitutional supremacy, if a law is contrary to the Constitution must always prevail because it is the fundamental law of the land, the supreme law. There can be no other law higher than the Constitution. That's the reason why when the Constitution says constitutional commissions, no one can abolish these commissions. Not even Congress. That is a guarantee that Congress or anyone cannot just abolish, for example, the Commission on Audit, which has been true to its mandate of auditing the different branches or agencies of the government. But sad to say, in the past, ginagawa ng COA yung kanyang trabaho, siya pa ang pinagalitan. I need not elaborate on that. Diba? Logical naman yun eh. Bakit mo papatayin yung reporter na nagdala ng masamang report? Ang COA nagsabi, ito pong mga ahensya na ito ay may over expenditure. Di ko nababanggiting intelligence fund. Kulang na ba tayo sa intelligence? Bakit kayo bibili ng intelligence? Di ba? Nagalit pa sa COA. That's the problem. Okay? So, when did the Constitution take effect? It took effect, De Leon versus Esguerra, on February 2, 1987. When the people went to the polling places and voted yes to ratify the so-called 1987 Constitution under Cory Aquino Revolutionary Government. In fact, that legitimizes the Aquino government. Yung Cory Aquino kasi, if you may recall, under the 1973 Constitution, kung saan ginawa yung snap election. Bakit nga ba siya snap election? Eh kasi nga, ang regular na election ay after 6 years. Eh si Marcos ay na-elect, na-re-elect 1981. So dapat 87 pang election talaga. Diba? Eh kaya lang, Gustavo ni Marcos, kaya niyang patunayan na meron pa rin siyang mandate of the people regardless na napakandami ng rally here and there. Alam ko yan kasi 4-year high school kami yan, kaya ang saya-saya ng buhay. Ang tagal naming walang klase. Alam, maraming rally, maraming kung ano-anong mga mass actions. So sabi niya, I can call an election at any time and I will handily win. So nagtawag siya ng election. Kaya tawag yan, snap election. Because that was not a regular election. O ngayon, tatawag ka na snap election for president? Walang ganun. Diba? Kasi doon sa 1973 Constitution ni Marcos, ang presidente pwedeng gumawa ng batas. E di walang silbi yung butasang pambansa. Batasang pambansa. E wala. Kasi kapag ka ang presidente under the 1973 Constitution, nakita niya na may pangangailangan ng legislation at hindi ina-address ng Kongreso ng batasang pambansa,
gagawa siya mismo ng batas. Ay, di gumawa ng batas si Marcos. Calling for a snap election just to prove na meron pa rin siyang mandate at yun ang kanyang pagkakamali. Nanalo naman siya. Diba? Nanalo siya sa bilangan. Kaya nag-walk out yung mga tabulators ng COMELEC from PICC. Ngayon, may mga nababasa ako sa kwan, ha? Sa Twitter na napakabilis ng transmission ng mga boto pero ang bagal ng internet natin. Bakit sa panahon na yun, napakabilis ng speed ng mga transmission from the VCM vote counting machines to the server ng COMELEC? Ay kung paniniwalaan natin ito, eh may hocus pocus. Ano? Kung paniniwalaan natin. Hanapin nyo lang sa Twitter yung sinasabi ko. Pero by now, huwag nyo muna ang istorboy ng sarili ninyo. Concentrate muna kayo sa bar exam. Pag naging abogado na kayo, saka na kayo maghanap ng advocacy. Okay? So doon muna tayo sa priority ninyo. Huwag nyo munang guluhin ang buhay nyo, ang isip nyo sa mga bagay na wala naman tayong magagawa muna. Doon muna tayo sa may magagawa tayo. At yan yung pumasa kayo sa bar exam. Okay? So, sa bilangan, nanalo yung Marcos-Tolentino tandem. Pero, ayaw na nga daw ng mga tao eh. Kaya, nagkaroon ang revolutionary government. At syempre, gusto naman ni Cory Aquino, legitimate yung kanyang gobyerno, nag-appoint siya ng mga commissioner. Eh, hindi convention eh, because they were just appointed by Cory Aquino, 50 of them. Coming from different walks of life. And they drafted this constitution. So, the ratification was scheduled February 2, 1987. And more than 86%, if I remember correctly, voted yes to ratify the constitution. And I could remember three well-known personalities at that time campaigning almost 24/7 against the constitution. Okay? Members sila ng Grand Alliance for Democracy. Lagi ko naman binabanggit ito kasi yan naman ang totoo. Nasa Google, hanapin nyo. Eh? Hindi ko napapangalanan yung Arturo Tolentino. Siyempre, Vice President siya ni Marcos. Yung Joseph Estrada na mayor ng San Juan at that time pero natanggal kasi may mga OIC na inappoint. At saka yung Juan Ponce Enrile na kumampi na yan kay Cory Aquino pero nung ratification ng Constitution, nangangampanya against the Constitution. Pero lahat naman sila nakinabang sa Constitution na ito. Anyway, so ganun talaga ang buhay. So we talk about the state. The state is defined under the Montevideo Convention of 1933, Article 1, as a community of persons more or less numerous. Okay? Permanently occupying a definite portion of territory independent of external control and possessing a government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. You cannot compel the obedience of all the inhabitants all the time. That's why majority. Diba? Kasi kapag ka you compel the obedience of everyone, ay hindi na demokrasya yan. Dictatorship yan. Because no one is opposing you. In a democracy, we need a healthy opposition. Why? Sabi ni isang American writer, si Tony Robbins, kites soar against the wind, not with it. So if you're flying a kite, mga kaedad ko dito na naka-experience magpalipad ng saranggola, yung mga bata ngayon, wala nang ganyan eh. Saranggola nila doon na lang sa online. Ano? Oh. If you fly a kite and the direction of the wind is towards your kite, it would fall. But if the direction of the wind is opposing your kite, it would soar high. So that's democracy. We soar against the wind, not with it. If you want improvement, listen to opposition. Do not hate the opposition. If you want to improve, do not listen to your friends. Your friends would flatter you. But your enemies would tell you exaggerated things, but the resemblance of truth in what they would tell you. That's democracy. Okay? So, these are the elements of the state, even affirmed by our very own Supreme Court, in that case of province of North Cotabato versus the government of the Philippines. Okay? So remember, there was a MOA, hindi Mall of Asia, MOA, Memorandum of Agreement,
between the Philippine government and yung Bangsamoro juridical entity. But a former vice governor of North Cotabato, hindi ko napapangalanan si Manny Piñol, initiated that petition questioning the MOA. Because apparently in the memorandum of agreement, there was a guarantee that the BJE can transact contracts or affairs with the foreign government. And according to the petitioners, which the Supreme Court agreed, that is an act of sovereignty. When you transact with a foreign government, that's an act of sovereignty. So you do not give sovereignty to a portion of the country represented by BJE. That's why the MOA was declared unconstitutional. Because only the Philippine government exercises that. Because that is an act of sovereignty. Okay? Mm-hmm. So, the elements that we can find from that definition, people, wala naman sinabi gaano karami yan. In fact, ito yung 2022 population. You can see that on your screens. Pero kumunti yan. Ang Pilipinas, dumami. Eh? Yung ibang bansa, kumunti. Yung India, dumami. Yung China, kumunti. Ayan yung 2023. Hmm. Yung Vatican, ang konti na lang. Diba? What happened? Ay baka mas maraming Pilipino ang nawala. Ano? Kaya 113 na lamang. Oh. Tapos yung nag-iisang tao na ayaw sa'yo, pinagpipilitan mo ang sarili mo. May 113 million pa, oh. Huwag ipilit ang sarili sa mga taong ayaw sa inyo. Eh? Kasi meron pang 113 million. Baka may isa dyan na may gusto sa'yo. Ay, di doon ka na lamang. Okay? And then you have territory. This is the fixed portion of the surface of the earth inhabited by the people. Alam nyo, it may be outside my coverage, but let me just discuss with you the Philippine territory in light of the aggression of China in the West Philippine Sea. Kasi galit na galit po ako kapag nakakarinig ako ng Pilipino na pinagtatanggol pa ang People's Republic of China. Talaga hindi nila naiintindihan eh. O baka nabayaran. O baka naman may ibang konsiderasyon. Kasi kung tunay kang Pilipino at naunawaan mo na itong inaangkin na itong dagat ng China ay atin, magngingit-ngit ka at iboboykot mo lahat ng Chinese products. I'm not saying Filipino-Chinese, ha? Yung tunay na China. People's Republic of China. Okay? So under our Constitution, Article 1, the national territory comprised the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein, including all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its terrestrial, lupa, fluvial, yung maritime, ano? And aerial domains, including the territorial sea, the seabed, the subsoil, okay, thank you, the submarine areas, or the insular ships and other submarine areas. And our affirmation of the archipelagic doctrine says the water around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimension, form part of the internal waters of the Philippines. That has always been a subject of a bar exam question since 2009. Okay? So madali namang tandaan yan. Now, what do we mean by archipelago? Because Article 1 talks about the Philippine territory as an archipelago. Archipelago is derived from the Greek word archon, meaning leader or chief, bossing. Pelagos, dagat. So archipelago refers to the sea with many islands. But nowadays, they can be used interchangeably. So kaya ang tanong, how many islands are there in the Philippines? Noong 1994, Miss Universe Beauty Contest sa Manila. Ang sabi nung kandidata natin, si Charlene Gonzalez, ang pangalan, high tide or low tide? May punto naman siya. Dahil may mga isla tayo na nakalubog pag high tide. Eh ngayon daw, kapag ka nag-Miss Universe uli, at yan ang itatanong, ay may mga malilikot ang isip, ang sagot daw po, before or after Duterte? Okay? Yan daw ang sagot. Ha? I do not know if that is true. Hmm. So para mapangalagaan ang ating mga dagat, karagatan, okay?
hindi natin pwedeng bakuran. And that is not unique to the Philippines. In fact, the biggest archipelago in the world is Indonesia. So kailangan natin ng isang international law. So sino ang gagawa yan? The United Nations created the UNCLOS. The United Nations Convention on the Laws of the Sea. Tatlo yan. Okay? Now, ang China, pumirma dyan. Niratify nila ito noong 1994. Ang Pilipinas, pumirma dyan noong 1982. At niratify natin noong 1984. So, under international law, ano ba ang prinsipyo pag pumirma ka sa isang kasunduan? Pacta sunt servanda. Promises must be fulfilled. Huwag kang paasa. Diba? Nangako ka eh. Oh, parties to a treaty must adhere thereto in good faith. Okay? So makikita ninyo kung good faith ba ang China o hindi as we go along with our discussion. Okay? So, ngayon, ito na ang international law governing the territorial jurisdiction of all, as in all, archipelagic states. Including China. That's why, i-define muna natin ano ba ang archipelago. So, China na sa mainland, pero may mga isla kasi siya na malayo sa mainland. Tulad ng Hong Kong. Diba? O, yung Macau. At yung, ano ba yun? Hainan. At saka yung mga island daw sa Spratlys na pilit niyang inaangkin. Na hindi naman sa kanya. Kaya yung mga tao na nang aangkin ng hindi kanila, tawagin yung China. Okay? Yan ang bagong term sa mga nang aangkin. Pwede bang salita yung angkinero? parang hindi naman ano. Kasi marami nabubuong salita ngayon eh. Recently, yung salitang mananakay. Nagulat ako. Ang alam ko nananalakay. Yung pala mananakay, yung sumasakay. Ang tawag kasi namin dati dyan, pasahero. O ngayon, mananakay na pala yan. Pwede na ba yung angkinero? O China na lang. Okay? So, nagkaroon ang UNCLOS ng tinatawag na Archipelago Doctrine. Archipelago Doctrine is a Filipino invention that was introduced to the convention by the Philippine delegation headed by this man, Arturo Tolentino. Siya kasi yung foreign affairs minister natin noon. Hindi siyempre, sila ang, siya ang head ng delegation. Yung delegation natin nag-introduce nito. At ito ay tinanggap ng UNCLOS that for purposes of determining the territorial waters and other boundaries, all the islands of the archipelago are treated as a single unit. So hindi per island ang boundary, kundi yung kabuuan ng mga isla. Okay? So, how do we do that? Eh yun nga, ang sinasabi natin sa Constitution natin, Article 1, the waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimension, form part of the internal waters of the Philippines. So titingnan natin ano ba itong internal waters na ito as differentiated from territorial waters. Now, we follow the straight baseline method. Ano yung straight baseline method? Pag ikaw ay nandun sa outermost island, that's the reason why we also need to determine our outermost island, and for that matter, we have to create our baseline law. And we have a baseline law. Okay? So, hahanapin mo, if you are on the outermost island, like this map, for example, yung Catanduanes, that is the outermost island in the Pacific, sa Bicol region. Hanapin mo yung punto where the sea meets the sand during low tide. Yon ang low water mark. Do not do that during high tide, lugi ka. Low tide. Okay? So nasaan yung unang portion na nagkita o nagtagpo ang dagat at buhangin. And then you connect all the dots around your archipelago. And you will have your baseline. Okay? So kaya straight baseline. Parang jigsaw puzzle na pinag-connect-connect. Maliwanag. At ang basis ay yung low water mark. Now, from that baseline, ito na ang susukatin natin. Okay? You have the territorial
sea or territorial waters. From your baseline, that is 12 nautical miles. And sabi ni Google, 1 nautical mile is 1.8 kilometers. So medyo malawak. Okay? So atin yan, that's our territory. Exclusive atin yan. Hindi pa yan exclusive economic zone. That's our territory. No one is allowed to enter there. Ang exception lang dyan ay yung right of innocent passage. Now, what about internal waters? Sa loob ng baseline, may mga tubig ka dyan. We all call them internal waters. Okay? So, ang internal waters na ito are all waters landward from your baseline. They may be called rivers, lakes, canals, gulfs, bays, straits, and so on. They comprise your internal waters under the UN Convention, yung UNCLOS. We own them. And there is no right of innocent passage in the internal water. Okay? So vessels of all states enjoy the right of innocent passage in the territorial sea. Take note, not the internal waters. Basis, the so-called UNCLOS Convention. That's an international law na ayaw sundin ng China. Let's be frank about that. Okay? Kaya ako, as much as possible, ayoko ng product made in China. Ang problema natin, di naman tayo makatakas. Because when God created the world, China created everything else, including the virus that killed many people. Don't get me wrong, totoo naman yan na sa China nanggaling ang COVID. For whatever reason, sa kanila nanggaling. At ang sinisisi nila ay yung paniki. Ang sabi ng mga paniki, ba't kami? O nga naman. O, diba? Ayan. So the passage, however, must be continuous and expeditious. Take note, hindi dapat dadaan sa internal water, sa territorial sea lamang. Na yung mga submarine, dito tayo natatakot, baka napakarami ng submarine ng China dyan, di natin alam, kasi wala naman tayong submarine. Ni wala tayong radar to detect any submarine. Okay? At friend natin ang China, if you have a friend like that, who needs an enemy? Diba? Now, in outer space, there is no right of innocent passage. Why? Hindi po pwede yung overflight. Kasi, naalala nyo yung Enola Gay na nagbagsak ng atomic bomb, si Little Fat Boy, doon sa Hiroshima, August 8, 1945 at August 9, 1945 sa Nagasaki naman. Pag pinayagan mo yung overflight, kawawa ka dyan. Kaya walang right of innocent passage over airspace based on the 1944 International Convention on Civil Aviation. Bawal yan. And Korean Airlines Flight 007 learned it the hard way. So itong Korean Airlines na ito, galing ito ng New York. Nag-stop over sa Anchorage, sa Alaska. But en route, final destination, Seoul, South Korea. Nakadaan siya doon sa Moniron Island, yung airspace. It was a disputed territory between USSR and Japan at the time. So yung Soviet Air Force, nag-warning shot daw. Umalis ka dito because you are violating Soviet airspace. Naalala niyo pa yung Union of Soviet Socialist Republics, USSR, na ngayon ay Russia at feeling ni Putin siya pa rin ang diktador ng USSR. Kaya yung mga ayaw sumunod sa kanya, ginigera niya. Okay? Kaya yung Belarusia, sunod-sunuran kay Putin para hindi siya gerahin. Eh matapang itong Ukraine. O di ginera niya. Ano bang issue ni Putin kay Ukraine? Ayaw ni Putin na sumali ang Ukraine sa NATO. Eh, ano bang pakialam mo sa isang sovereign state? Di ba? Okay? Ay, si Gorbachev, siya yung nag-open ng USSR dahil doon sa kanyang perestroika or restructuring. Tsaka yung glasnost or openness. At siya yung huling diktador ng USSR. Ay, di pala, si Boris Yeltsin. Siya yung nag-transition. Pero ito na si Putin, feeling niya, USSR pa rin sila.
Eh kasi naman, dating KGB official itong si Putin eh. All his life KGB yan. Yung Russian secret police o Soviet secret police. Okay. So, anong nangyari? Dumaan doon sa disputed territory. Ang ginawa ng Soviet Air Force, pinabagsak itong Korean Airlines na ito. Why? A violation daw ito ng kalang airspace. And that is the danger, ladies and gentlemen. If you allow China and you do not oppose the 9-line, na pagdadaan ka dyan sa South China si airspace, pababagsakin ka ng Chinese Air Force. Why? Eh pag alam, ang alam nila, wrongfully, kanila ang buong South China Sea. Simply because it is China? My God. So who owns Indian Ocean if that is the case? Yung ginawa natin, West Philippine Sea. Eh totoo naman, atin yan eh. Eh ba tayo pumayag na South China Sea? Nung unang panahon kasi hindi pa masyadong swapang ang mga tao dyan. Diba? Nakikipag-transact pa mga Pilipino sa mga Chinese. Kaya nga ang daming Chinese sa Pilipinas eh. Those were the days na hindi pa swapang ang China. Ngayon, grabe ang greediness ng China. Killing even its own people. Do not take my word for that. You can Google it. Hanapin niyo yung kaso ng Tibet, yung kaso ng Xinjiang, yung mga Uyghur sa Xinjiang province, the minority Muslims. But hindi dito nakikialam yung mga Muslim countries. Ha? And then, hanapin niyo yung nangyayari dun sa mga minority Chinese sa Northern China near Mongolia. Oh, butchering its own people. And do you want that kind of government? Di ba? Well, anyway, kanya-kanyang values yan. So, pinabagsak yung eroplano. At namatay ang lahat. 269 passengers and crew were killed. Galit na galit ang Amerika kasi pati si Lawrence McDonald na congressman nila namatay. Kaya daw sumikat si Jollibee. Hindi, joke lang yan. Ano ang pang-counter ng Soviet Air Force? The 1944 Convention on Civil Aviation. That we do not allow the right of overflight. Okay? At dahil sa mga delay ngayon, napakaraming delay, hindi lang sa atin, all over the world, sa mga flights, minsan nag-overbook sila, baka gusto nyo ng 50% discount sa mga plane tickets ninyo, ito ang paraan, inintroduce ng Philippine Airlines. 50% discount daw yan. Hindi ko lang alam kung may kakapitan. Meron naman yata. Okay? So what about the contiguous zone? The contiguous zone is another 12 nautical miles, take note, not from the baseline, but from the territorial sea. So from the territorial sea, you have another 12 nautical miles, that is your contiguous zone. That is not part of our territory, ladies and gentlemen, but we exercise limited jurisdiction. What do? To enforce our customs, fiscal, immigration, or even sanitary laws. Pag may nag-smuggle dyan, pupwede nating arestuhin. Pagka meron dyang mga nangingisda na walang pahintulot sa atin, wala nating permiso, pwede nating arestuhin, except Chinese. Kasi yung Chinese fishermen, meron silang naka-back up na Chinese Coast Guard. Pag hindi kinain ng Coast Guard, nakaabang yung Chinese Navy. All in the Philippine Exclusive Economic Zone. Di ba? Ikaw, meron kang bakuran. Kaya lang medyo malayo na sa bahay mo yung bakod. Di ba? Pero sa'yo yun eh. Tapos, may nag-encroach. Tapos, sila na nakabantay doon. And then, naghuhukay ka, ayaw kang paghukayin kasi sila ang gusto maghukay dahil may ginto pala doon. O ganyan-ganyan ang ginagawa ng China. The exclusive economic zone is not part of our territory. Yan ang iniisis ng China. Tama sila. It's not your territory. Yes, but it's neither yours. Hindi rin sa inyo yan. Kasi ang exclusive economic zone is beyond our territory. But we enjoy exclusive rights to exploit and explore all resources in the area to the exclusion of others, including China.
But the problem is, sometimes nag-o-overlap. Dahil 200 nautical miles yan, ang lawak niyan. Could just imagine sa baba natin, Celebesi, nag-o-overlap ang exclusive economic zone natin with Indonesia. Wala naman tayong away with Indonesia. Anong dahilan? Hindi kasi ganun kaswapang ang Indonesia. Sorry to tell you this, napakaswapang ng China. Greedy. Okay? Gusto kanya lahat. So ano ang rule natin dito? The exclusive economic zones of different states, if they overlap, it's no longer exclusive. You have to enter into treaty for joint exploration. Kasi nga nag-overlap eh. But the problem is, there is no overlapping with Chinese exclusive economic zone and Philippine exclusive economic zone. Gloria Arroyo government entered into a joint exploration with Vietnam and Chinese corporation way back 2008 or 2007. And then, yung party list na nire-red tag, di ko napapangalanan yung bayan muna, nag-file ng kaso questioning the joint exploration to be unconstitutional. And according to the Supreme Court in 2023, January 2023, that joint exploration is unconstitutional. Tama ang bayan muna. Kahit na ni-red tag sila. Bakit? Eh kasi nga, paano ka mag-enter into joint exploration? Eh wala namang overlapping. Under UNCLOS, which is the international law on the matter, you only enter legally into joint exploration if there are overlapping exclusive economic zones. Vietnamese-Chinese exclusive economic zones do not overlap with the Philippine exclusive economic zone. Therefore, under international law, we enjoy exclusivity to the exclusion of China, Vietnam, and others. Ay hindi pa nakontento dito ang gobyerno, nag-file pa ng motion for reconsideration. On July 5, 2023, in-affirm ng Korte Suprema, unconstitutional nga yung joint marine seismic undertaking between Vietnamese, Chinese, and Philippine government. Why? Simply because there is no overlapping. Kailangan pa bang i-memorize yan? So mga kababayan natin na ipinagtatanggol pa rin ng China, magising na po kayo. It's the future of the Filipino people at stake. Sa bagay, di ko naman kayo masisisi kung gusto nyo pa rin ng China. Dahil ano sabi ni Juan, ni Antonio Luna, mas madali pang magkasundo ang langit at lupa kaysa pagkasunduin ang dalawang Pilipino sa iisang issue. Kaya panahon na para mamili ka, bayan o sarili. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Okay? So ngayon, nasaan ba ang baseline natin? May baseline law po tayo noong 1961 pa. Ha? December 10, 1898. Opo, ibinenta tayo ng mga Kastila sa mga Amerikano. 20 million. Ha? Hindi kasama sa usapan ng Pilipinas. Why? Kasi feeling ng mga Kastila, pag-aari nila ang buong Pilipinas. At nagkaroon ng Spanish-American War, nasakop ng Amerika ang Pilipinas at umurong ang mga Kastila, pero meron pa silang parting words, ano? Na bago namin bitawan, bayaran nyo kami. Pinagkakitaan pa tayo ng mga walang ya. E talo na nga sila eh. Diba? Yan ang predicament natin magmula pa noon kasi maraming Pilipino kumakampi sa dayuhan. Hindi tayo magkaroon ng iisang makabayang damdamin. Diba? O, magmula pa yan noon. Yung mga kakampi ng Kastila, nung dumating ang mga revolusyonaryo, kumampi kay Aguinaldo. Yung mga kakampi ni Bonifacio, nung mamatay si Bonifacio, pumunta kay sa kampo ni Aguinaldo. Nung maaresto si Aguinaldo, kumampi sa mga Amerikano. O, panahon ng hapon, may mga kumampi pa rin sa hapon eh. Diba? Nako, ito kaya ay isinumpa. Nasaan na mga makabayang Pilipino? Sorry ako, medyo tawag dito, matindi ang aking pagdi-discuss dito kasi nga dapat natin turuan yung ating mga bata. Na siguro,
alam niyo, ang China, itinuturo na kanila ang South China Sea magmula kindergarten. E tayo, nasa college na, hindi pa natin alam ano ba ang issue dito. Kaya ganun ka-passionate ang mga Chinese. Eh? Kasi alam nila kanila yon at ang Pilipinas ang nang-aagaw. Hello? Hindi nyo ba naiintindihan ang unclos? Now, itong baseline law na ito ay binago. Ha? Ayan, oo. Sarap na nga naman nung maling. Diba? Maling panahon, maling pag-ibig, maling akala. Kasi maling tao. It was amended in 1968. Ganun pa rin naman. Kaya lang, under the Third UNCLOS Convention, masunurin tayo eh. We amended our baseline law. Ito na ngayon naging problema, pero tingin ko hindi naman problema kung i-interpret natin ng tama. Eh, hirap mag-interpret ang mga Chinese eh. Ha? Hindi lahat ng Chinese, kundi yung China mismo. Ha? We have nothing against the Chinese. Okay? Nako, mahirap po natin lecturean yung mga tao na ayaw naman maniwala. Ayan. Eh, sila may gawa nito eh. Oh, sino ba principal author niyan? Si Miriam Santiago. Ha? Kasi gusto nating sumunod. Ha? Doon sa UNCLOS Convention. And sabi kasi ng UNCLOS Convention, pag gagawa ka ng baseline, sundin mo yung configuration ng archipelago mo. Ay, di gumawa tayo ng bagong baseline. Sundin natin yung configuration. Okay? Republic Act 9522. At yung kalayaan at saka yung Scarborough Shoal, ginawa na lang nating regime of islands. Under Article 121 of the UNCLOS Convention, pag sinabing regime of islands, okay? Pag sinabing regime of islands, naku, salamat po sa mga kind words, ano? Wala silang exclusive economic zone contiguous, so wala lahat yan. So, dineklara natin na regime of islands ang Scarborough at saka itong kalayaan or Spratlys. Teka, look, nakikita nyo dyan yung 9-dash line ng China. Ngayon, hindi talaga, kung ako masusunod, kung ako lang, hindi talaga sila qualified na regime of islands eh. Why? Regime of islands are rocks that cannot sustain human habitation. No economic life. Eh yung kalayaan, may mga tao doon. Ang Scarborough Shoal, may economic life yan. Eh well, anyway, wala na tayong magagawa. Yan na yung batas eh. So ito ang nangyari. Tingnan ninyo. Oh yeah, rocks lang. No? Eh may mga tao nga doon sa kalayaan. Eh diniklara natin na regime of islands. Bakit? Eh tingin ko may impluensya rin yan ng China noon eh. Nung ginawa yung batas na yan eh. Oh. Magkano? Ano kaya ang nangyari? So tingnan ninyo, ikumpara ninyo yung ating baselines noon at ngayon. Okay? So gumawa ng map ang NAMRIA, National Mapping Resources Authority. Kung nakikita ninyo sa inyong screen ngayon, yung yellow, yan yung ating baseline. That's our official map. Ha? Yung white, that's our territorial sea. Yung green, that's our contiguous zone. Labas ang Spratlys at Scarborough Shoal. Ibig ba sabihin, hindi na sila sa atin? Sabi ng China, wala na yun sa baseline nyo, amin na yan. Ang tanong, nasa baseline nyo ba yan? Oo, kasi super extended ang baseline nila. Okay? In violation of UNCLOS. Tayo, ayaw natin lumabag eh. Kaya sunod-sunuran tayo. Now, yung dotted lines na nakikita nyo, blue and red, yan ang ating exclusive economic zone. So, pasok na pasok ang Scarborough at ang Spratlys. Majority ng mga islands ng Spratlys nasa exclusive economic zone. Tanong, yan ba ay nag-overlap sa exclusive economic zone ng China? Napakalinaw na sagot, hindi. So under UNCLOS, kung susunod lang ang China, wala silang karapatan dyan. We enjoy exclusivity. Why? Ayun na sabi ng international law eh. Oh, eh kaya lang ang problema, kinuha na lahat ng China yan. Ang natira na lang sa atin, parang siyam na lang. At gusto pang palayasin, yung parko natin doon sa Ayungin Shoal o yung tinatawag na Second Thomas Shoal. May mga nag-file ng petition sa Korte Suprema, Magallona versus Ermita, praying that this baseline law be
be declared unconstitutional. Kasi nga hindi na siya binatay doon sa dati nating baselines law under the Treaty of Paris, the Treaty of Washington, and the Treaty with Great Britain in 1930s. Okay? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Kasi yung principal sponsor mismo na kinikilala, na marunong sa international law, ay nagsasabi. Supreme Court ang nagsabi yan, hindi ako, ha? Na si Miriam ang principal author, totoo naman. Na tinatawag daw natin na kalayaan at yung Spratlys, ha, or Scarborough Shoal are outside our baseline. May punto naman siya. Kasi raw, pag inilagay natin ito sa loob ng baseline, we will be violating international law. Ano international? What international law is she talking about? That's the UNCLOS. Na pag gumawa ka ng baseline, sundin mo ang configuration ng archipelago mo. Eh ano ba ang figure ng ating archipelago? Is it triangular or rectangular? Pag rectangular, kasama yung Scarborough at Spratlys. Pero that is not the figure of our archipelago. The figure of our archipelago is triangular. So kung susundin natin ang UNCLOS, we cannot include in our baseline Kalayaan and Scarborough. Kasi nga, malalabag natin ang international law. But that does not mean that these territories are no longer ours. Dahil napakasimple lang. In plain language, nasa exclusive economic zone natin. So atin yan. Ngayon sabi ng China, amin yan. Ang tanong, at ito naman ang ruling ng arbitral panel, nag-overlap ba yung exclusive economic zone mo sa exclusive economic zone ng Pilipinas? Para sana justified ang joint exploration. Ang sagot, hindi, never. So walang legal basis ang China for being there. Hindi ko naiintindihan kung ba't may mga Pilipino na still rooting for China. Na sinasabi, okay lang. Pambihira. Di ba? O, maliwanag na maliwanag yan. Paliwanag nyo yan sa mga kakilala ninyo. Lalo na't yung kakilala ninyo na pro-China pa rin. We have nothing against the Chinese people. Biktima din sila. Ayaw natin yung gobyerno nila. Dahil komunista ang gobyerno nila. O, takot tayo dun sa mga makakaliwa. Nire-rentag natin. Eh bakit yung mga nandun sa nagre-rentag, ikampi pa rin sa China? Ano ba talaga? Ang gulo nyo, no? O, eh ba't napunta sa atin ang kalayaan? Let me just give you a brief background. Kalayaan, or Spratlys for the world, eh meron po itong civilian population, 350. Sabi ko nga sinasabi, no, walang COVID sa lugar na yan. Ha? Kung nakapanganak, at kilala ko yung vice mayor niyan kasi yung anak ng vice mayor dyan sa Kalayaan ay estudyante ko sa law school ng isang law school dito sa Metro Manila. Okay? At, ayun, yun ang problema nila. Laging may mga Chinese na Coast Guard, ano? So, hindi ito qualified as a regime of islands. Kasi may tao eh. Rocks that cannot sustain human habitation. Yun ang regime of islands. Di ba? Now, in 1947, merong isang may-ari ng barko. Tago natin sa pangalan Tomas Cloma. Ang tawag sa kanya ay Admiral. Pero ginamit siya ng Marcos administration laban sa kanya. Okay? So, nagpunta siya dyan. Sumadsad yung kanyang barko. Umalis siya. Binalikan niya noong 1956. Kasama na yung kanyang kapatid, si Mang Pilimon. Hindi para mamingwit sa karagatan, kundi para balikan ang kalayaan. At naglagay sila ng notice to the whole world. Hindi ko lang alam kung paanong notice ang ginawa nila. Ha? Tapos, nagtayo siya ng kanyang gobyerno. Pero bago yan, ipinaalam niya muna sa foreign affairs. Kasi Pilipino siya eh. Sabi ng DFA, okay, fine. So walang ginawang tulong ang DFA at the time. So ang ginawa nitong si Man Tomas, oh, sige, ayaw niya kaming pakialaman, nagtayo siya ng ganyang gobyerno. Tinawag niyang Free Territory of Freedom Land. At yung kanyang kapitolyo, o yung capital, ay yung Flat Island. Isa sa malaking isla dyan. Group of islands yan eh. Na yan ngayon ay headquarters, nakita niyo sa inyong screen, yan ay headquarters ng ating Western Command sa Palawan na nagbabantay dyan sa kalayaan na hinaharas ng mga Chinese. Okay? So,
Ang nangyari, itong rebulto na ikita nyo, dati nakikita ko rin yan dyan sa PMI, sa harap ng Fisher Mall sa Quezon City. Doon sa Roosevelt, ay hindi doon sa Quezon Avenue. Roosevelt, ay hindi na pala. Fernando Po Jr. Avenue na pala ngayon. Yun. So nandyan yung PMI, nandun yung kanilang gate, yan dati nandyan, yung rebultong yan. Siya rin kasi ang may-ari ng PMI noon. I do not know. Siguro pa sila, sila pa rin. Now, nagalit ang Taiwan. Kasi may mga isla palang kiniklaim na dyan ang Taiwan ever since. Ang Taiwan used to be Republic of China. At ang Taiwan never na naging probinsya ng China yan. That's another fake news. Yung One China policy is fake news. Why? Taiwan has never been part of China. If ever, colony yan ng Japan. Magmula 1901 hanggang 1945. O, tapos nung umalis sa mga Japanese, natalo si Chiang Kai-shek doon sa Beijing, tumakbo siya sa Formosa. Yan ang Taiwan ngayon. Kaya nagkaroon ng Chinese connection ang Taiwan. Okay? Dahil nga kay Chiang Kai-shek na natalo ni Mao Zedong. How do you pronounce that? Mao Zedong o Mao Zedong? Whatever. Okay? So, ngayon, edi siyempre, wala naman sundalo si Mantumas, umalis siya dyan. Now, 1972, martial law. Ayan, ipinakulong si Mantumas. Why? Eh, why are you impersonating a military officer by being called an admiral? Hindi ka naman admiral. Eh, kasi alam ni Marcos kung sino yung mga official niya sa Navy. Wala naman doon Tomas Cloma. Eh, bakit admiral ang tawag sa'yo? O, di ba? Eh, kasi may sarili siyang barko eh. Tapos, pinakulong, eh? Nung umalis ang mga Marcoses noong 1986 sa Malacanang, may mga naiwang dokumento. Ito, na-discovery nila. Na noong 1974 pala, pinwersa daw, ha, I have no personal knowledge, na pumirma si Mang Tomas para ibenta yung kalayaan sa Philippine government. Napakamahal. 1 peso. Naku, bibiling ko lahat yan. Kung piso lang talaga. Di ba? Sabi naman ng gobyerno, it was ceded. Sabi nung company Cloma, he was forced to sign. At namatay na lamang si Tomas Cloma na, ayan, ang nangyari. Iyan yung libingan nyo. Nakikita nyo sa screen ninyo sa North Cemetery yata. Yan, MV Last Voyage. Diyan siya nakalibing. Hugis barko. Parami kakaibang hugis dyan sa North Cemetery. Okay? So, anong ginawa ng Marcos? Eh, nagkaroon na tayo ng right over the islands. Gumawa siya ng mga instructions creating Western Command para gwardyahan yung mga isla natin. Okay? And to further the claim, kasi para makadiscovery ka ng bagong isla, kailangan mo discovery, occupation, administration. So in-administer, nag-create siya ng PD 1596. Remember, the president can legislate at the time. At yan, nag-create yung Municipality of Kalayaan in the province of Palawan but under the jurisdiction and custody of the DND. Kaya may mga sundalo na nagbabantay. That's the legal basis. Okay? Kasi dapat civilian authority, di ba? Pero, para hindi ma-question, ha? Eh kasi hindi naman kayo pagtanggol ng civilian yan. Military ang kalaban nila, China eh. Okay? Kaya ngayon, medyo humahanga tayo sa Coast Guard ngayon, ha? Hindi katulad ng mga Coast Guard noong nakarang administrasyon na para bang dinajustify pa yung China. Pero yung Coast Guard ngayon, narinig ko yung interview dun sa spokesperson, eh talaga namang makikita mo, nagalit na rin siya. At yung pangako daw ng Pilipinas na tatanggalin yung Sierra Madre, naku, tanungin natin, sino po ba nangako sa inyo? Kung talagang totoong may nangako. Okay? Ayan. So what about the Scarborough Shoal? Ang Scarborough Shoal, ito napaka malungkot na pangyayari. Bakit? Atin yan eh. That is just 220 kilometers from Palawig, Zambales. Tingnan ninyo yung pointer from Hainan, China to Scarborough. Ilang daang libo yan. That's 1,200 kilometers. So way beyond the exclusive economic zone of China. Di ba? Eh bakit sila ang nandyan ngayon? Eh pinalayas tayo dyan noong 2012. Kaya yung Aquino government nag-file ng kaso. Doon nagsimula yun eh. Okay? Now, eto nangyari. Bakit yan Scarborough?
Kasi may lumubog na barko dyan, yung 1784. Kailan lang ito? Ha? September 12, malapit ng anniversary. Namatay lahat. So to honor those who perished, tinawag ng international community na Scarborough Shoal. Sa atin, ang tawag natin, Baho de Masinloc. Yung nasa kaliwa ng inyong screen, yan ang sitwasyon. Yung nasa kanan, yan ang balak ng China na inuumpisahan na. Gagawa ng kanilang military base 220 kilometers from the mainland Luzon. Diyos ko, hindi ba ito threat to our national security? Kaya tama si Senator Vic Gordon eh. Why? 1991, marami na ang mga nagkakampanya na paalisin ang mga Amerikano. Okay? At umalis na yung mga Amerikano sa Clark. Bakit? Eh, sumabog na yung pinatubo. Hindi nila magamit yung Clark Air Base eh. So, 1992, nagbotohan. Kasi doon natapos ang military bases agreement natin with the US. So, kailangan nito ng bagong treaty para manatili ang US bases sa Subic. Kasi yung Clark, inabandon na nila eh. Okay? Now, si Dick Gordon ay dating chairman ng Subic Bay Metropolitan Authority. Nangangampanya siya sa mga senador na huwag ninyong paalisin ang mga Amerikano. Eh matigas ang ulo ng mga senador, mga makabayan daw, ayaw sa Amerika. Kasi gusto natin ang independent foreign policy. O di pinalayas yung mga Amerikano. 13-11 ang boto. 13 senators voted. Ayaw namin sa mga Amerikano, malis na kayo. Sabi ni Dick Gordon, I told you so. Bakit? Eh nung umalis sa mga Amerikano, doon na pumasok ang mga Chinese. Kasi kung nasa Subic ang mga Amerikano, hindi makakarating ang mga Chinese dyan. That would be a threat to American national security. Eh kasi nga may prostitution. Diyos ko naman, wala bang prostitution sa mga Pogo? Kaya ako wala akong believe doon sa mga sinisisi ang mga Amerikano doon sa Subic sa prostitution. Wherever you are, kung may prostitution regardless kung sino naririyan. Di ba? O yung mga Pogo ngayon na Chinese ang nagpapatakbo. Legal ba yan? O bakit may prostitution din? May drugs pa? Di ba? Kasi, alam nyo, ako, do not get me wrong. Ha? Hindi ako pro-Amerikano. Pero ayoko rin ng pro-China. But in the international community, yung current geopolitics, you cannot have an independent foreign policy. Why? Yun, bawal nga ang sugal sa China, kaya dito ginagawa. Bawal ang prostitution doon, kaya dito lang din ginagawa. At maraming nakikipag-collaborate sa kanila. Ano ang dahilan? Eh, pera. Kaya tama si St. Paul, di ba? 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all kinds of evils. Ba't pa kasi nauso ang pera, ano? Ayun talaga ang problema natin eh. Oh, America, United Kingdom, France, India, Australia, naghahanap ng kakampi. China, naghahanap ng kakampi. Binabribe pa yung mga opisyal para kumampi sa kanila. Hindi ko nang babanggitin yung Solomon Islands. You can Google it. Diba? Oh, yung mga bansa sa Africa. Oh, diba? Yan. Ayan. Oh, thank you for putting the names here. Hindi ko na matandaan, pero nandun yan sa ano? Nandun yan sa Subic. Nandun yung kanilang mga kamay. Ayaw na sa mga Amerikano. Eh wala namang pumalit. So pumasok yung mga Chinese. Diba? Eh tayo, napakalit na bansa. Gusto natin independent foreign policy. Nasa constitution naman yan, I agree. Kaya lang, in the current geopolitics, you cannot be alone. Yung mga malalakas na bansa nga, gusto ng kakampi. Eh ikaw, gusto mo maging alone? Oh. Diba? Asa na yung mga lumalaban sa mga Amerikano noon? Lumalaban din ba sila sa mga Chinese ngayon? Tanong ko lang. Diba? Just thinking out loud. Sabi ni Ed Siwok. Ah, Ed Sheeran pala. Okay? So, nung legal basis natin dito, yung Presidential Decree 1596. Historically, sabi ng China, amin yan. Huy, nasaan kayo noong 1734? Na si Padre Pedro Murillo Velarde gumawa ng mapa. Wala naman Chinese dyan eh, sa Scarborough Shoal noon. Ayan, yung Velarde map. Carta Geographica e Cronographica de las Islas Filipinas. Ito ay portion lang ho ito, nakikita ninyo ng mapa. That is the official map of the Philippines in 1774.
kasama ang Scarborough Shoal na dati ay baho di masinlok. Baho dahil mas mababa. Ito yung actual na mapa. Yung nakikita nyo sa screen nyo ngayon. Yan ay ibinebenta sa isang auction doon sa London. Paano napunta sa kanila yan? Eh kasi noong 1762 hanggang 1764, di po ako buhay nito, sinakop ng mga Briton ang Maynila. Natalo ang mga Kastila. For 2 years, ito yung tinatawag ng The Rape of Manila. Niransak nila ang Palacio del Gobernador, tinala itong mapang ito nung finally matalo sila nung pinagsanib na Kastila at Pilipinong puwersa. They brought that map as war booty. Kung si Presidente Duterte na ipabalik niya yung balang gigabel sa Samar, sana itong presidente natin ngayon maipabalik din itong mapa na ito na ibinibenta ng 46 million. Diyos ko, ninakaw nyo lang sa amin yan, bibenta nyo ng 46 million? Kung gusto nyo makita yan, reproduction. Binili ng isang mayamang Pilipino, si Mel Velasco Bilarde, di ko alam kung mag-anak ni Padre Bilarde ito, 12 million. Nandyan sa National Museum ngayon. So pwede nyo makita yan dyan. Okay? Now, ang People's Republic of China na dating Republic of China, ay nagkiklaim sila, nagsimula lang ito noong 1947. O, historically atin yan. Kaya lang, ang problema natin, mas maingay sila. Diba? At ito yung 9 dust line ng China. Na practically, pati Taiwan, kiniklaim niya. At ang kabuuan ng Spratlys. Kulang nalang sakupin ang Palawan. Eh ano ba ang ating recourse? Hindi natin kaya militarily kasi nga maliit ang militar. So ano pang ginagawa natin? Magmula nung panahon ni Ramos, maliit na ang military natin. Ba't hindi natin palakihin? Nasaan yung Armed Forces Modernization Fund? Eh parang gusto ko na maniwala na napunta sa General Fund. Ha? May mga nagsasabing ganyan eh. Now, saan tayo pupunta? Legally, may recourse tayo. Punta tayo sa Itlog. Ah, Itlos. That is the tribunal created by UNCLOS. So you have 3 international tribunals. Under the UN Charter, you have the ICJ, the International Court of Justice. Under the UNCLOS, you have the ITLOS, International Tribunal on the Laws of the Sea. Under the Rome Statute, you have the International Criminal Court. Oh, so may engagement tayo sa International Criminal Court, pero sabi ng gobyerno, wag na. Sa ITLOS, meron. At ito'y pinamumunuan ng isang presidente until now, matatapos na yata ang term nitong si Albert Hoffman as president. Kasi 9 years ang term nila as judge. 3 years as president. Okay. So anong ginawa natin? 2012, nagpumilit na pumasok ang China sa Scarborough Shoal. Nagkaroon ng stand-off. Matapang ang ating Navy. Ayaw umurong. Kahit na maliit yung barko nila. Nakialam ang Amerika. Take note, ang Amerika noon, ang presidente Barack Obama, na hindi mo maintindihan kung ano ang foreign policy. Panahon ni Barack Obama, sinakop ng Russia ang Crimea. Ito ay pag-aari ng Ukraine. Kinuha ng Russia, hindi nakialam ang Amerika. Scarborough Shoal, nagkaroon ng stand-off, ang sabi ng Amerika, hoy Pilipinas, alis kayo, papaalisin din namin ang China. E sumunod tayo, umalis tayo. Hindi naman pala pinaalis ang China. So hanggang ngayon, nandyan ang China. Atin yan eh. Okay, ang ginawa ng Aquino administration, 2013, nag-file ng kaso sa ITLOS. Ang problema, ayaw pa rin i-antagonize ng todo ang China. Hindi ko alam kung bakit. Takot yata, nagirahin tayo. And true enough, marami silang sundalo. Ngayon, ang ginawa natin, in-invoke natin yung Annex 7. What is Annex 7? Arbitration. So ayaw natin ang court litigation, baka mas magastos, arbitration tayo. Okay, binigyan natin ng kopya ang China, inisnab tayo. Ayaw nila na sumali sa arbitration. Are they compelled to join? Yes, hindi po ito voluntary arbitration. May iba kasi nagpapalutang na idea, hindi sumali ang China kaya invalid yan. No, that's wrong. That is compulsory arbitration under the UNCLOS. Take note, China and Philippines are both signatories to that convention.
So anong paraan para resolbahin? Arbitration. Okay? Nag-file tayo ng 4,000 pages memorial. That is our position paper. Together with our documentary and other evidence, including the Murillo-Velarde map. Ayaw ng China kasi daw may jurisdiction sila. May bagong pangulo, nangako na mag-jet ski. Pero later on, itinanggi. Hindi naman daw niya sinabi. Okay? Tapos, buti na lang, hindi ako naniwala kasi yung mga naniwala daw pala ay stupid. Ay, buti na lang, hindi ako naniwala na mag-jet ski. Now, tinanggap ng ITLOS yung ating complaint. Yung position paper natin. Ang presidente at the time ng ITLOS ay si Sunji Yanay. So, nakita niya yung ating pleading, o sige, arbitration ang gusto niyo, nag-appoint siya ng arbitral panel. Coming from the Permanent Court of Arbitration, a well-known independent arbitral body na ini-engage ng mga iba't ibang bansa pagkailangan ng arbitration. Okay? So mga eksperto ito. At yan yung mga in-appoint. Si Jean-Pierre Cot from France, Paulak from Poland, Zunes from the Netherlands, Wolfram from Germany. And the president of the tribunal was Mensah from Ghana. Pansin nyo, European saka African. Bakit? Eh parehong Asian countries ang nag-aaway. Tapos, bakit hindi American? Eh mga Amerikano ang kinuhang abogado ng Pilipinas eh. Oh, and China hindi nag-participate. Why? You choose your battle. Alam mong matatalo ka, ba't ka magpa-participate? Sabi ng China, walang jurisdiction ang arbitral panel. E teka muna, paano nawalan ng jurisdiction? E sinabi nga nung presidente, isa pa yung sa issue nila eh, Japanese daw kasi yung presidente. E lahat naman ayaw nyo eh. Lahat naman inaway ng China eh. Oh, bakit? E naniniwala pa rin sila dun sa sinabi ni Vladimir Ilyich Lenin. What? Probe with a bayonet. If you strike a steel, withdraw. Diba? If you strike mud, puruso. And strike nila yung Pilipinas with a bayonet, ay walang pumalag. Diba? Ay, di pinuruso nila. Ay, yung pumalit pang presidente, palagi ko naririnig. Naririnig ko ito. Thank you, China. Thank you, Xi Jinping. At bagamat hindi na siya pangulo, nagpunta pa rin ng China. Sir, anong trabaho mo dyan? Diba? Nabalita yan. Do not get me wrong. Anong ginawa ng former president sa China? Official ba ito? Baka siya nangako. Well, I cannot tell you. Diba? Anong in what capacity? Bakit former president nasa China? Meron kaya siyang official delegation or official appointment to represent the Philippines in China? Ay nako, yan lang ang tanong ko. Sabi ng China, walang jurisdiction. So hindi nagsubmit ng kanilang memorial. Inisnab yung ating posisyon. Pero ang problema, ang sabi ng Beijing, itong tribunal na ito walang jurisdiction. Kasi sovereignty ito. Sovereignty pala, hindi kami may sovereignty diyan, hindi kayo. Oh, kasi labas 'yan sa inyong exclusive economic zone. Ngayon, di siyempre, kuno question yung jurisdiction, sabi ng Permanent Court of Arbitration, okay sige Pilipinas. Sabi niyo may jurisdiction kami, patunayan niyo. Nag-file tayo ng ating mga ebidensya, nag-hearing yan, ang sabi ng Permanent Court of Arbitration, walang basis yung argumento ng China. May jurisdiction ang tribunal. Okay? At matapos itong mag-rule on jurisdiction, ang nagkaroon ng ruling, July 12, 2016, panalo tayo. Ang problema, yung presidente na nag-file ng kaso na yan, tapos na ang term. Iba na ang nakaupong pangulo. Okay? So that's the part of the decision. Yan yung title page. 501 pages lang naman yan. At isummarize natin yung mga issues na ni-raise natin. Ang sabi ng China, at alam ito ng mundo, yung 9 dash line, may historic rights sila doon. Yan, ay kita nyo sa inyong screen. Okay. May historic right daw sila. Pero, nung sumali kayo sa UNCLOS, natapos yung historic right mo
assuming may historic right ka. Why? Napakasimple lang. Ang sabi ng UNCLOS na miyembro ka, ang iyong exclusive economic zone, 200 nautical miles. Yung kiniklaim mo ay way beyond, lagpas-lagpas na yan sa exclusive economic zone mo. So hindi na sa'yo yan. Kasi part ka na ng UNCLOS eh. Now, fake news yung sinasabi ng China na sila ay may exclusive right yan. Historic right. Fake news yan. Bakit? Ay napatunayan ng tribunal na sinasabi yung historic right over the area, hindi totoo. Kasi yung area na yan ang South China Sea, bagamat tinawag na South China Sea, yan ay common fishing ground ng mga mangingisda galing sa Japan, Taiwan, China, Vietnam, Malaysia, Brunei at Pilipinas. So hindi swapang ang mga tao noon, nagtutulungan sila. Okay? Nagbabarter sila. Eh ngayon, naging swapang ang China, gusto niya kanya na. Pero illegal yung 9-line. Walang legal or historic basis. Now, pangalawang issue, binago ng China yung mga structure. Mali kasi nasa loob siya ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At walang overlapping ang EEC ng China at ng Pilipinas. Okay? Oh, may mas maliwanag pa ba dyan? Now, ang China ay na-violate yung ating sovereignty. Why? Pinakialaman niya yung ating fishing and petroleum exploration. Nag-construct siya ng mga artificial island sa loob ng exclusive economic zone. That's a violation of the UNCLOS. Okay? At yung mga Chinese fishermen, hindi niya pinagbawalan na mangisda sa exclusive economic zone ng Pilipinas. That's a violation of our sovereign rights under the UNCLOS. At ang masaklap pa, ini-escortan ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Navy na kasyado yung kanilang mga fishing vessels. Kaya pag pumasok ang mga fishing vessel ng Pilipinas, pinapaalis kasi kakumpetensya nila. Oh, paanong hindi ka magngingit-ngit sa ganyan? Di ba? Di natin nararamdaman kasi hindi naman tayo fishermen. But my heart goes for these fishermen. Kawawa sila. Kaya mahal ang ating isda. At ang mga Chinese fishermen cause severe harm to the coral reef environment in violation of the UN protocols. Now, ang mga Chinese authorities are aware na yung mga Chinese fishermen ay inahakot yung mga endangered species. Giant sea turtles, giant clams, di ba? Yung coral sinisira. Kasi ang prinsipyo ng mga Chinese na ito, kung hindi ka magiging akin, hindi ka mapapakinabangan ng iba. Okay? Sinisira na nila. Para assuming na umalis sila, wala na kayong mahahabol pa. Sama ng ugali, di ba? If you have a friend like that, do you need an enemy? Tapos gusto pa joint military exercise? Ay naku, huwag kayo magtiwala dyan. Parang Trojan horse yan. Diba? Now, as to the fifth issue, apat na issues, panalo tayo. Yung panlimang issue, ayaw makialam ng arbitral panel. Kasi ito daw ay military issue. Bakit? Nakasadsad dyan sa Ayungin Shoal yung ating Navy vessel. Yan yung BRP Sierra Madre na dinadalhan ng supply na lagi namang hinaharas, and very recently, may hinaras na naman na Philippine vessel. Okay? O yan. Tingnan ninyo. Ayungin Shoal. Yan ang pinapaalis ng China. At ang sabi ng China, may pangako kayo na aalisin yun. Ano kayo si Raulo? Aalisin namin yan. Eh, amin nga yan. O, kasi pag inalis natin yan, papasok sila. Aangkinin nila. Hindi nila ito po pwedeng pasabugin. In fact, kaya naman nila yan eh. Pag ginawa nila yan, that will be an act of war. We can now invoke the American Treaty, the VFA. At nangako naman ng mga Amerikano, sana hindi rin sila paasa, na any attack against a Philippine vessel will be an act of war and would trigger American support because of the visiting
Forces Agreement. Kaya nagagalit ang China na nakipagkampi tayo sa mga Amerikano eh. Pero ang katotohanan, wala tayong treaty sa China. But we have a military treaty with America. Oh. Eh ako naman, naiintindihan ko naman yung pinanggagalingan ng dating presidente. Dahil alam niya ang ginawa ni Obama sa Pilipinas. But right now, it's no longer Obama, it's no longer Trump. And the American military officials are concerned about Chinese activities there. Okay? So yan, ang ginawa, di ba? Kinokondem natin yung ginawang ito sa Philippine Coast Guard. Ayan, eh hindi naman natin kakayanin kung tayo lang talaga eh. Between China and America, sino ba ang may treaty? We have a treaty with America. We do not have a military treaty with China. Na yun ang gustong-gusto ng China magkaroon. Oh. Di ba? Hindi talaga kaya ng ating military. Ay, do na to. Ba't hindi kaya ng ating military? Eh kasi nga, napakaraming sundalo ng China. Pero alam niyo, may mga reports na mga sundalo ng China, hindi yan full-time soldiers. Naririyan lang sila because of the military conscription. So two years lang yan. After 2 years, hindi na uli sundalo yan. Okay? Well, oh, kasi, alam nyo, yun namang EDCA, that is just an executive agreement according to Sagisag versus Ochoa. Ang treaty talaga na subject sa confirmation at kinonfirm naman ng Senado yung BFA, but that's another story. Ayan. Diba? At nagpunta dito yung isang member ng panel, nangihinayak. Ba't hindi natin ipatupad ito? Buti pa ang Vietnam. Ayan, doon sa kanilang tourist area, di talaga ako nakapagpigil, pinicturan ko eh. Na pinapaalam na sa buong mundo na amin yung Spratlys at saka yung Paracel. Yung Paracel, sinakop din yan ng China eh. Oh. So ano ang gagawin natin? Sabi ni Jesse Scarpio, ito yung pinakamatinding gravest threat sa Pilipinas after World War II. O paano daw natin i-enforce ito? Ayan, may ruling. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng ipatupad dahil militarily, talo tayo, sabi ni James Holmes. Now, Manila must show the people what China has done. Eh kaso, paano may papakita doon sa nakarang administrasyon, panay thank you China, thank you Xi Jinping. Paano naman tayo niya? Di ba? Ayan. O, gawan natin ang paraan kasi wala tayong military option. Okay? Pwede natin daw i-invoke yung BFA later on. Eh kaso yung barko natin, napakaliit eh. Di ba? Ayan. Eto. Ito ang hindi pa natin ginagawa at may mga senador na nag-o-oppose na dapat dalhin natin ito sa UN Security Council. Bago magpunta sa Security Council, kasi ang UN Security Council, permanent member ang China. So anong gagawin natin? Sa General Assembly. Kasi hindi natin maaasahan ang ASEAN eh. Punta tayo sa General Assembly kasi dati-rati, if I remember correctly, may ruling ang International Court of Justice in the case of Nicaragua versus United States. Panalo ang Nicaragua. Ayaw din tumupad ng Amerika. Ang ginawa ng Nicaragua, every year, nagpa-file sila ng resolution sa General Assembly, until finally, ang General Assembly umaksyon at kinumpel ang Amerika na magbayad. Pwede rin natin gawin ito. At ang ating final option, i-invoke natin yung Mutual Defense Treaty. Since 1951 pa yan. It was just amended in 2012 by virtue of the visiting, hindi 2012, ano? 1998 pa yata ito, no? Yung Visiting Forces Agreement. The VFA. Okay? So yun ang paraan para masolve natin ito. Ha? Teka, 10:44 na pala. I hope you understood this, ha? At alam nyo, ang sabi ng iba, hindi nag-participate ang China. Ang participation ng China ay immaterial na. Why? Number one, ito ay compulsory arbitration under UNCLOS. Number two, in litigation, for example, porke ba hindi nag-participate yung defendant? Hindi na matutuloy ang kaso? Sige nga. Oh, there are ways of serving summons. When the summonses were served validly, the court acquires jurisdiction over the person of the defendant. O kaya by default. Diba?
Pangatlo, kung talagang material ang participation ng China at hindi siya nag-participate, ay siguro naman hindi naman Bopol, sorry for the term, hindi naman Bopol ang itlos para ituloy ang arbitration na walang participation ng China, ay requirement pala yung participation niya. So in other words, when itlos appointed arbitrators, even without participation from China, it recognized the validity of the proceeding. So immaterial na ang participation or non-participation of China. Di ba? Oh, yun lang naman ang mga issues dyan. Okay? So I hope everything is understood. Sorry for including this in the discussion. Ma-cover pa rin naman natin yung ating coverage. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi recently na naman, noon kasi hindi nire-report ng Coast Guard. Ang nagre-report pa noon yung mga foreign Coast Guards. Di ba? Mga Amerikano, mga Australia na nagsasabi na hinaharas. Saka lang tayo mag-publicly declare na hinaras nga. O ngayon, ang Coast Guard na nagre-report. Tama yan. Para ipakita sa buong mundo ang kalaswaan ng China. Na hindi kanya yung teritoryo, inaangkin niya. Pwede siyang dumaan. O sige, dumaan ka hanggat gusto mo. Pero hindi ka pwedeng pumarada dyan at hukayin, kunin ang mga resources. Amin yan. Okay? So, in 2006 bar exam, ito ho yun, no? So, ano ba ang presidential at parliamentary? Now, unahin natin yung parliamentary. In a parliamentary form of government, in a parliamentary form of government, we do not elect the members of the executive. We just elect the members of the legislative, and from among themselves, they would be the one to appoint or elect the members of the executive. In other words, merger ang executive at legislative. Just a merger. Okay? But in a presidential form of government, the executive and legislative are elected separately and distinctly, directly by the electorates, the voters. Okay? So, walang merger, but there is separation of powers. Okay? So, kaya meron tayong issue ng separation of powers dito. Ayan. So, at ang atin ay presidential, but we experimented with parliamentary, which did not last long. Panahon ni Marcos, nag-experiment tayo dyan eh. Now, what about a de jure and de facto government? May significance yung picture na nandyan. In a de jure government, literally mean by the law. Erap was elected in 1998. Under Article 7, Section 4, the term of office of the President and the Vice President shall be 6 years. The President shall have no re-election. Okay? So Erap was elected 1998. It should run until 2004. At ang sabi ni Erap, he won by a landscape victory. Bakit po landscape? Bumuhos daw yung boto. Ay landslide po at hindi landscape. Okay? Now, ang problema natin, si Erap daw ay nag-resign. Well, it's true that Erap was impeached. But the impeachment proceeding was not completed. Because the prosecutors led by Joker Arroyo at the time walked out of the Senate. Congressman si Joker Arroyo, silang prosecutors, nag-walk out. So hindi natapos yung impeachment ni Erap. Kaya lang, pumasok yung Arroyo administration. Nang sabi ni Erap, ito ay hindi lamang acting, but overacting president. Okay? So kaya nagkaroon ng de facto. Inuulit ko, de facto at hindi impacto. De facto government. So question ni Erap ito. Ang sabi ng Korte Suprema, nag-resign ka eh. Ha? At yung pag-confirm ng Kongreso sa ini-appoint na Vice President ni Gloria Arroyo made that government a de jure government. So it is the Supreme Court decision that legitimized the Arroyo government as the de jure government. So there was a change in government. Eh anong epekto ng change of government? Well, yung predecessor government ay inherited yung kanyang mga obligasyon.
Yeah, tama yan. Angara Diary daw. Okay. Sabi ni Erop, na hindi nga ako gumawa ng resignation letter. O paano ako magre-resign? Eh, umalis ka ng Malacanang. At saka sabi ng diary ni Ed Angara, ikaw ay nag-resign. Okay. That's the ruling of the court, ha? Estrada versus Dicerto, Estrada versus Arroyo Consolidated Cases. Ikinumpara dito ng Korte Suprema yung EDSA 1 at EDSA 2. Eh ano naman yung kay Trillanes? Glorieta 4 daw po yun. Okay? So, regarding the obligations, abay, po pwedeng may obligasyon na gusto mong ipursu kasi legal. May mga illegal na transaction, pwede mong hindi na lang i-honor. Eh, kaya lang, si Cory Aquino, in-honor niya lahat eh. Okay? Ayan. Now, saan tayo? Yan. The rule is that when the new government was organized by virtue of constitutional reform, duly ratified in a plebiscite, the obligations of the replaced government are also completely assumed by the new government. Now, by revolution, it may lawfully reject the purely personal or political obligations na yun sana ang pwedeng gawin ni Cory Aquino. Maraming nagsasuggest ng ganun. But she did not. In-assume niya lahat ng obligasyon ng mga ng Marcos government. And the last element of the state is sovereignty. Okay? That's the supreme power of the state to enforce its will on its members within its jurisdiction and have freedom from foreign control. Now, in the 2006 bar exam, again, how is state sovereignty defined in international? Dinidefine na natin. Now, another question, is state sovereignty absolute? Now, what's the reason why I am showing to you previous bar exam? From time to time, kumukuha ng bagong tanong sa previous bar exam question. That's why I advise you that if you have time, and you should have, you read former or previous bar exam questions and try to answer them without looking at any notes. Okay? That's part of your practice. Anyway, when you become lawyers, you will continue to practice. At pag nakulong ang kliyente, ano sagot nila? Practice lang. Joke lang yan. Diba? Ano ba ginagawa ng abogado? Trial. Eh nakulong. Eh sorry, nag-error. Eh hindi naman trial and error yan. Do your best. Now, is sovereignty absolute? Sabi ng Korte Suprema, traditionally, oo. But, because we are a member of the family of nations, we integrate into our laws the principles of international law that are generally accepted. Okay? That's the doctrine of incorporation. Diba? Article 2, Section 2, the Philippines renounces war as an instrument of national policy. That is an incorporation of the Article 2, Paragraph 4 of the UN Charter, which is based on the Kellogg-Briand Pact of 1928. Okay? And second, when you enter into a treaty, you adhere to the treaty in good faith. Do not tell China. Kasi China is not doing that. Pacta sunt servanda. International agreements must be performed in good faith. Is China in good faith when it encroaches on our exclusive economic zone, despite the fact that there is no overlapping with Chinese exclusive economic zone? China is in utter bad faith. In other words, China is still in its primitive principle. Ano yung primitive principle? Might is right. If you are mighty, you have the right. That's a primitive principle in dealing with other states. Diba? Simply because malakas ka, gagawin mo lahat ng gusto mo. Disregarding international law. Oh, tapos tayo pa ang sinisisi. Tayo pa daw nagpo-provoke. Hello? Now, what about the principle of state continuity? The state will continue to exist regardless of the changing circumstances. Huwag lang mawawala ang essential element na sovereignty. Because if sovereignty is lost, everything is lost. Okay? That's the most important element of statehood. Now, ano sabi ng Article 16, Section 3? The state may not be sued without its consent. Okay? Now, that is the doctrine na tinatawag na royal prerogative of dishonesty. Why? Ipapasok ka sa kontrata.
pag nagkaroon ng paglabag, aba, hindi ka pala pwedeng idemanda. Yan ang gusto ng China. Dishonesty. Oh. Yan nga daw, huwag matakot kahit gaano kalalaki ng barko ng China, lulubog din naman yan kasi made in China. Di ba? Ayan. So, binibigyan mo ng idea ang Estado na ano man ang gawin niyang paglabag, hindi siya pwedeng idemanda. That's wrong. That's the royal prerogative of dishonesty. Eh, may dahilan naman ito. Sabi ko nga palagi sa mga estudyante ko, just give me a reason. Parang si Pink, di ba? Kung ayaw kay Pink, kay Lady Gaga, a million reasons. Kasi pag wala kayong reason, abay po si Kat Dals tayo. Ano yun? I'm gonna stick with you. For life na kayo dyan. O, huwag naman. At saka, pag nagsasagot sa bar exam, huwag niyong gagayahin si Taylor Swift. Bakit Taylor Swift? Blank space. Huwag ganun. Eh? Kailangan may isusulat kayo. At tama dapat ang isusulat. At pag hindi alam ang tamang sagot, anong isusulat? Magmahal. Kasi kahit kailan, hindi naging mali ang magmahal. Ako, delikado yan. Okay? So bakit kailangan ang immunity ng Estado? Eh sapagkat, ang mga Pilipino mahiling magdemanda eh. Eh di wala nang gagawin yung Estado kundi harapin ang mga demanda. Diba? Yung iba naman daw isusulat, Red Horse. Bakit Red Horse? Ito ang tama. Ayan. Okay? So hindi na makapag-function ang Estado. Now, ganun din naman ang mga diplomatic representatives. They enjoy immunity from suit under the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Okay? However, Article 31 gave us the exception. Diba? Hindi po ako Swiftie. Ayan. Ang paborito ko ho ay Blackpink. Ha? Kasi may kanta ito na Ice Cream. Kaya lang, pag hindi kayo nagpakaano dyan, aba eh, Blackpink pa rin tayo. Shutdown tayo dyan. Sabi ng boyfriend sa girlfriend niya, ikaw ba ay ice cream? Sabi niya, bakit? Eh kasi unsweet mo sana, pero ang lamig-lamig mo na. Ay patay tayo dyan. Baka nagkaroon ng climate change are. Okay. Ayan. Oh, maliwanag, ha? Hindi masyadong seryoso. Kasi lang. Okay. Para magkaroon ng immunity ang isang diplomatic representative or personnel, dapat yung trabaho niya ay work-related o yung transaction ay official. Kasi under Article 31, pag hindi official yung transaction, wala siyang immunity. Okay? Ayan. 2013 bar exam. Napakahaba, no? Ganito yan, mga kapatid. Turuan ko kayo. Kapag ka ganyang kahaba ang tanong, ano ang una niyong babasahin? Basahin niyo yung pinakadulo. Yung tanong ang basahin niyo. Kasi pag binasa niyo kaagad yung facts, tapos babasahin niyo yung tanong, babalik pa rin kayo dun sa facts eh. Sayang ang oras niyo. So I admonish you, read the question first before you read the facts. Why? That could save you time and effort. Kasi pag binasa mo na yung tanong, kasi ka mo babasahin yung facts, alam mo na kung ano yung hinahanap mo. Mas madaling hanapin ang isang bagay kung alam mo kung ano yung hinahanap mo. Kaya siguro hindi ka makatagpo kasi hindi mo alam kung ano o sino yung hinahanap mo. Diba? So kung alam mo na kung ano yung hinahanap mo, immunity, o isa ka mo basahin yung facts. Para pagkatapos mong basahin yung facts, alam mo na more or less yung isasagot. Ito ay taken from a 2003 ruling. So itinanong after 10 years. Yung Embassy of Indonesia ay in-engage ang isang private contractor na ang proprietor ay si Mr. Vinson para ayusin yung kanilang generator set dahil panay ang brownout at yung mga aircon nila. Ay may pumasok ng bagong ambassador, pinanalify yung kontrata. Kasi may breach daw itong si Mr. Vinson. Ang problema, dinimanda siya. O, dinimanda yung Republic of Indonesia. Ay sabi ng Korte Suprema, eh, may immunity ito from suit eh. Kasi, saan ba ginawa ni Mr. Vinson o sino ang makikinabang? Yung ambassador. Eh, ano ba ang residence ng ambassador? Yung embassy. O, even assuming na yung pumasok sa contractual obligation, hindi nagkakaroon ng waiver of immunity.
Kasi yung kontrata ay iure imperii in its sovereign capacity. Maliwanag. Now, immunity, however, is not absolute. Dahil ang sabi ng Article 16, Section 3, the state may not be sued without its consent. Therefore, pwede mong idemanda ang estado kung may consent. Okay? So, paano ibinibigay ng estado ang kanyang consent? Express. Okay? Ay, ibang consent po ito. Ha? May consent naman yata yan. Okay? Ano yung consent? General law or special law? Express yan. Sinabi. Now, meron naman consent under special law. Ito nga. Diba? That special law, the state may give its consent to be sued. Okay? Now, you have two cases there, 1987 and 1990. What about implied consent? Implied consent can happen under two circumstances. Number one, the state commences litigation. E di pag nagdemanda ang estado, e di it is opening itself to a countersuit. Di ba yung mga klienteng ganyan magdidemanda? Tapos nakatanggap na dinimanda rin sila. Nung idinimanda nila, ay bakit ako dinimanda? Natural, hindi lang ikaw may karapatan magdemanda. Kung may karapatan ka magdemanda, may karapatan din yung dinimanda mo na idemanda ka. Kaya wala nang katapusan demanda yan. And then pangalawa, when the state enters into a contract. Why? Ang sabi ng Korte Suprema, the state descended to the level of an ordinary mortal. Now, the immunity of the state from suit does not deprive it of the right to sue private parties in its own courts. So kaya, implied consent is made when the state commences litigation. Diba? Iyan din ang sinasabi ng Korte Suprema in 2013. Okay? The state or the government deemed to have descended to the level of the other contracting party. They vested itself of sovereign immunity. Eh, nagdemanda ka eh. O, so may implied consent. Paliwanag, ha? Express, implied. Pag implied, dalawa. Nagdemanda ang estado o kaya pumasok siya sa kontrata. The state has implied consent when it enters into a contract or commences litigation. However, not every contract entered into by the state would lead to waiver of immunity. Remember that. The state will only waive its immunity from suit if it has entered to a contract in its proprietary or private capacity. In other words, income generating. Okay? Business. Oh. And because these activities by the state, it has been necessary to distinguish them. Kailan pwedeng idemanda ang estado pag pumasok sa kontrata? Hindi mo siya pwedeng idemanda kung ito ay sovereign and governmental acts. Because there is immunity, ito ay iure imperii. Pumasok sa isang kontrata with a private supplier. Palagay natin ang contractor, ang DPWH. Pasensya niyo mga tayo, DPWH, nung pinatagalog ito, ang Tagalog daw ay Departamentong Pera Winawaldas ng mga Hudas. Ala, hindi naman ako naniniwala dyan. Ha? Unfair naman sa DPWH yan. Oh, ang problema, pumasok sa kontrata para gumawa ng kalsada. Oh, ayan ba, proprietary, kumita ba dyan ang DPWH? Amalay ko. Diba? Pero in reality, that is a governmental act. Kasi public service yung paggawa ng kalsada eh. So hindi mo siya pwedeng idemanda. Pwede mo lang siyang idemanda kung ito ay commercial proprietary acts. As in the case of US versus Ruiz. Okay? Ngayon, in the case of Department of Agriculture versus NLRC, a state may be said to have descended to the level of an ordinary individual and therefore be deemed to have waived or tacitly given its consent to be sued. However, it does not apply to contracts relating
to the exercise of its sovereign functions. So maliwanag ang kaibahan, ha? Huwag kayo malilito dyan. Alamin ninyo, para saan ba yung kontrata? Kikita ba siya? Natural, lahat ng kontrata may kita daw yan. Eh. Ha? Pero ito ba ay proprietary or for profit? O ito naman ay governmental? Department of National Defense, pumasok sa isang kontrata para may mag-supply ng mga baril. O ito ba ay sovereign or proprietary? Natural, baka may kikita, pero hindi yun ang tinutukoy natin. Yan ay gagamitin ng mga sundalo in the defense of the state. Ay, governmental, sovereign act yan. Okay, so hindi natin pwedeng indemanda kahit pumasok sa kontrata. 2009 bar exam. Yan, napakahaba na naman ito, no? Hmm. Oh. Ito naman ay local government ito na idinidemanda for damages. Eh? Dahil bumagsak yung mga glass pane, yung panel, ay di may nasaktan. Oh, pwede bang i-invoke ng municipality ng pinatok daw, ay doon na ito kung nasaan yan, yung kanyang immunity from suit. Ang sagot po dito, abay hindi. Kasi ito po ay torts. Di ba? Hindi naman ito pumasok sa kontrata eh. Tort po yan eh. Under the civil code. Di ba? Na ang mga municipal corporations will be liable for damages or death or injury suffered by any person by reason of defective conditions of roads, streets, bridges. Nakpo. Kung tayo magiging seryoso lang at ang ating mga proseso ay mabilis, napakarami natin pwedeng idemanda. Di ba? O, pinabayaan yung kalsada, nakatiwangwang, may nalaglag doon sa manhole. Yung pobreng nalaglag, nagpagamot, na hindi man lang tinulungan ng gobyerno. Eh, di ba, torts yan? O, yan ang problema natin sa Pilipinas eh. Kaya minsan nakakasawa na mag-aral ng batas kasi theoretical. Pag in-apply mo, ang tagal. Well, yan talaga. Justice delayed, daw is justice denied. But remember, suability does not mean liability. Oo, pinayagan kang magdemanda. Pero hindi ibig sabihin liable ang gobyerno. Yan, tama yan. Magdidemanda talaga. Yan lang, tagal nga ng mga demanda natin, hindi ba? Hmm. Okay? So, hindi ito, suability ay hindi dapat mag-abusuhin. Now, kailan ba natin malalaman that the suit is deemed against the state? When the republic is sued by its name. Diba? Silverio versus Republic, for example. Or, the suit is against unincorporated government agency. Ano ba yung mga unincorporated? Eh, mga departamento tulad ng DPWH, Department of Health, Department of Education, unincorporated yung mga yan. So, pag dinimanda mo sila, that's a suit against the state. And the suit on its face is against a government officer. But in reality, he was performing his functions. Therefore, ang magiging liable ay yung gobyerno pa rin. Hindi talaga yung official. Why? He's acting on a lawful duty. Oh, di ba? Now, take note that immunity from suit by the state cannot be used to institutionalize irresponsibility. Oo naman, high position in the government does not confer a license to persecute or recklessly injure another. Oo, ang daming ganyan. Inaabuso ang kapangyarihan. Huwag po. Malalaman mo raw ang karakter ng isang tao pag binigyan mo siya ng power. Eh sa Pilipinas, konting power lang, inaabuso eh. Hindi ko nila lahat. Tingnan nyo yung mga law impact. Traffic enforcer ng mga local government units. Di ba? May mga local government units ng enforcer, hindi nag-enforce ng traffic eh. Nag-aantay ng uhulihin. Nag-aantay ng may violator. Oh. Pero pagka nag-violate yung mga public utility vehicle, mga motorcycle, ah wala, di pinapansin. Pero pag private, naranasan nyo yan, naranasan natin yan. Pag private, talagang hindi ka patatawarin hanggang sa gusto pa makipag-areglo pa. Why? Siguro, kinder pa lang, ituro na natin ito, no? Na hindi dapat ganun. Ayan, buti lang may dashcam, tama yan. No? Para malaman, sino talaga? Okay, kuha na mo ng
ng cellphone na camera. Oh. Okay? So puntahan natin ito. What are the powers of the government? Eh, marami yan. But they have to be separate. Separation of power. Eh? Ito, actually, yan ang prinsipyo sa ating constitution na may separation of powers. Kaya lang, wala talaga ito sa ating constitution. Eh. As early as 1936, ito, referring to the 1935 constitution pa. Eh. If you look at the constitution, wala namang separation of powers. But if you take a closer look at the manner the powers are distributed, you'll find out that the powers of the legislative, executive, and judiciary are separate from each other. That supports the theory or the principle of separation of powers. The executive creates, or the legislative creates the law. The legislative, the executive implements the law. The judicial department interprets the law. The president, as the head of the executive branch, co-equal siya ng judiciary. Hindi niya pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Bagamat siya nag-a-appoint na members of the judiciary, the president cannot remove any member of the judiciary. Except, no nakaraan, co-waranto. Hindi naman executive ang nag-initiate. Diba? Republic versus Sereno eh. O, oh, the republic yun. But we have to observe interbranch courtesy. Now, broadly speaking, according to the Supreme Court, there is a violation of separation of powers when one branch of the government unduly encroaches on the domain of another. Okay? There is a violation of the principle when there is permissible interference and assumption of another department's function. O, di ba? Hindi ka naman legislative, pero gumagawa ka ng batas. Okay? Walang kinalaman itong ano, ha? Ang violation ng separation of power pag marami nakikisaw-saw. Oh. Okay? Kaya ang pag-ibig daw parang tubig. Pag may nakikisaw-saw, lumalabo. O, delikado yan. Pero ako, napatunayan ko ang pag-ibig para ring pananim. Alagaan mo man at mahalin, sa dulo, pinipeste rin. Now, so, kung meron tayong separation of powers, is it a violation of the principle to check the powers of another branch? Eh? Ang sagot po, hindi, kasi meron tayong check and balance. As early as 1936, eh? Under the 1935 Constitution pa ito mga kapatid, agkapanalig sa pananampalataya. Eh? Hmm. The legislative can check the executive. Okay? The chief executive can check the legislative in terms of enactment of laws. Kasi yung legislative, gagawa ng batas, somehow to check the executive. Pero sa executive, pwede niyang i-check din ito via, anong tawag doon? Via the so-called veto power. And the veto power can be further checked when the legislative bypasses the veto power of the president. Diba? So, walang katapusan checks and balance. Mm. The commander-in-chief has the power to suspend the privilege of the writ of habeas corpus, proclaim martial law. But our constitution provides for mechanisms to check. Why? As in the case of Padilla versus Congress, the president has to report to Congress. In the 1935 constitution, walang ganyan. Diba? And any citizen may question the declaration of martial law before the Supreme Court. And the Supreme Court under the Constitution has to act and decide within 30 days from the time of filing. So those are manifestations of checks and balances. Okay? But it does not follow from the fact that they are separate, so they are to be kept separate. Ay, hindi. Kaya nga may check and balance. Okay? Hmm. Ayan, yung mga checks natin, ano? Oh. The bill may become a law by the president signing it. But the president may also veto it. But Congress can bypass the veto power. Na-discussin natin ito, no? Hmm. Ayan. The National Assembly checks. Wala na tayong National Assembly ngayon eh. Yan ay Congress. Eh?
the Congress may check the appointments of the President through the Commission on Appointment. Oh, di ba? So ito yung mga manifestations of checks and balances that would not be violative of the principle of separation of powers. However, hindi naman sila pwedeng, sabi nga nung ni John Don, no man is an island. So pwedeng mag-blend yung powers nila. Okay? They may supplement and complement one another. A mingling of powers among the three branches of government is not a novel issue. Matagal na yan eh. 1927 pa yung decision ng Government of the Philippine Islands versus Springer. Di ba? Because of to address no the complexities brought about by a rapidly developing society. Diyos ko, 1927 pa yan. 2023 na, almost 100 years na. Di ba? So lalo na ngayon. Congress enacts the bill. The President approves it. Di may blending. Di ba? Now, uncheck dyan if the President does not approve. So, ibibito niya. The President enters into a treaty with foreign countries. The Senate ratifies it. Exception, yung Sagisag versus Ochoa. Na pagka ito ay executive agreement, hindi kailangan ng ratification ng Senado. Now, the Supreme Court, however, may declare a treaty or international agreement to be unconstitutional. Oh, that's another power. In effect, parang checking din ito. Now, our governmental structure rests on the principle of separation of powers. Diba? In reality, however, the powers are not strictly confined or delineated to its branch. Okay? Kasi nag-sharing sila. And that's the idea behind blending of powers. Maliwanag mga kapatid? At kapanalig sa pananampalataya. Okay. Oh, puntahan natin yung delegation of powers. What's the principle? What has been delegated can no longer be delegated. Potestas delegata non delegare potest. Ano ibig sabihin nito? Abay sa opisina, di ba? May bossing. Ide-delegate niya doon sa kanya subordinate. Yung subordinate, ide-delegate niya sa mas mababa sa kanya at ide-delegate sa mas mababa pa. Yan ang delegation. E dinelegate na sa'yo, dedelegate mo pa, bawal yon sa prinsipyo. Pero sa tunay na buhay, yun ang nangyayari. Pag successful yung project na dinelegate, wala nang magagawa ang Senado kapag ka ito executive agreement. Kaya nga, ang material dito, how do you define an executive agreement from, or delineate, or differentiate an executive agreement from a treaty? Okay? So may discussion ako dyan. Punta kayo sa YouTube channel. May discussion ako dyan. Public International Law. Hanapin nyo part 1, 2, and 3. Hanapin nyo. Nandun yung discussion na yan. How do we know whether it is executive agreement para hindi na isubmit sa Senado or treaty para kailangan isubmit sa Senado? You go to that YouTube channel. Nandun yung discussion. Okay? Now, so ito na. Pag successful yung project, syempre napupuri si boss. Pag palpak yung project, ang sinisisi yung subordinate. Oh, turuan, hindi ba? Okay? So in the case of Lagman versus Ochoa, November 3, 2020, anong sabi ng Korte Suprema? The rule on non-delegation of legislative power flows from the ethical principle. Di ba? Dinelegate na sa'yo. Ide-delegate mo pa sa iba? Mahiya ka naman. De, joke lang. Di ba? Trabaho mo, binigay mo sa iba. O anong gagawin mo? Ay, nang maganda kapag ka-bossing ka. Di ba? Pag subordinate ka, ay nako, uring manggagawa, ay di-delegate lahat sa'yo. Undue delegation of legislative power is contrary to the principle of separation of powers. Okay? Through delegation, Congress may devote more time to address other pressing matters. Kaya nga, ba't Kongreso pa mag-iimbestiga? May pulis naman. May NBI naman. Eh kaya lang, pinapayagan ng konstitusyon eh. Congress may be slow to act on matters requiring continuous decisions. Oh, sila manguhuli ng mga kolorum. Di ba? Hindi na, idelegate na natin yan. Okay? To many of the problems attendant upon present-day undertakings, kakulangan ng masasakyan, kamahalan ng pagkain, Kongreso pa ba ang gagawa niyan? Pwedeng i-delegate natin.
doon sa mga administrative agencies para hindi na Kongreso ang personal na gagawa. Paliwanag. Now, the growing complexity of modern life, the multiplication of the subjects of governmental regulation. Abay, kailangan natin mag-delegate. Okay? The legislature may apportion competencies or jurisdiction to administrative agency over certain conflicts involving technical expertise. Like for example, labor issues. Ay, baka naman hindi na Kongreso ang gagawa niyan. Kailangan nyo na wage increase. Meron tayong regional wage board. Gusto nyo ng mga dismissal, illegal or legal. May NLRC naman na created by law. Congress naman ang nag-create niyan. So, delegation niyan. Now, what are the types of delegation? Dalawa po ito. Number one, contingent legislation and subordinate legislation. Anong kaibahan? Pag sinabing contingent legislation, Congress undertakes contingent legislation when it delegates to another body the power to a certain facts necessary to bring the law into actual operation. Di ba? Ang gusto natin na magkaroon ng bahay ang lahat ng Pilipino. Anong ginawa ng Kongreso? Nag-create ng Department of Settlement and Urban Development. DSUD. Okay? Now, hindi na Kongreso ang gagawa niyan. O bahala ka na kasi may kapangyarihan ka naman delegated. Congress, meanwhile, subordinate legislation entails delegating to administrative power bodies the power to fill in the details of a statute. Example, ay di gagawa ka ng implementing rules and regulation. Congress created the Anti-Terrorism Council. The ATC can create implementing rules to implement Republic Act 11479, the anti-terrorism law. And that is subordinate legislation. That's why yung implementing rules should not go beyond the provisions of the law. Otherwise, ultra vires yan. The spring cannot go beyond its source. Okay? Now, there are exceptions, however, to the principle that you cannot delegate. What are the exceptions? Our great professor in political law, si Attorney Edwin Sandoval, called this petal. Sa kanya ko narinig yan, kaya attribute natin sa kanya. Bakit petal? Yan po ay people. Under Article 6, Section 1 of the Constitution, we have the power on initiative and referendum. Reserved to the people yan. Okay? So pwede tayo mag-initiate. Kung ayaw aksyonan ng Kongreso, tayo na mismo ang umaksyon. Via initiative. Kaya lang, may requirements. Ano po? The executive department may be delegated certain emergency power under Article 6, Section 23 of the Constitution. Certain taxing powers may be delegated to the president. So, PET. Now, when Congress creates an administrative agency, may delegated rulemaking power. So, meron niyang quasi-legislative at quasi-judicial powers. Okay? Under the law. Now, in the case of Belhica versus Ochoa, the grant of rulemaking power to administrative agencies is a relaxation of the principle of separation of powers. Diba? Kasi, Kongreso ang gumawa. Pero itong administrative agency magpapatupad ng batas. At, to some extent, mag-i-interpret ng batas. So, meron siyang quasi-legislative at quasi-judicial power. Administrative regulations or subordinate legislation calculated to promote the public interest are necessary. Why? Because the growing modern complexity of modern life. Dati wala naman tayong DICT, Department of Information Communication Technology. But because of new developments in technology and communication, kailangan natin ng departamento dyan. Dati-rati wala tayong problema na ma-divulge yung ating private life. Ay nagkaroon ng mga cellphone. Nagkaroon ng internet. So, kailangan natin maalagaan yung ating privacy. So, Republic Act 10173 created the National Privacy Commission. O, di ba?
So dinelegate ng Kongreso yung trabaho. Why? That's brought about by the complexities of modern life. Oh, who knows, next time. Huh? Meron na tayong Department of Water. Kasi kulang tayo sa water. Pero pag umulan, bumabaha. Pag tag-araw, walang tubig. Pero archipelago tayo. Ba't hindi tayo nawawala ng problema sa tubig? Yung bansang Israel, nandoon sa desierto, pero walang problema sa tubig. Natural, hindi sila binabaha. Pero pag tag-ula, pagka tag-araw, summer, wala silang problema sa tubig. E tayo napapalibutan ng mga tubig. Pag umulan, problema natin ang tubig. Pag umaraw, problema pa rin ang tubig. Hindi na ba talaga tayo makamove on dyan? Eh kailangan daw natin ng Department of Water. Kasi pag may problema, nag-create tayo ng department. May problema sa housing, Department of Housing. Problema sa OFW, Department of Migrant Workers. Ay may problema na daw tayo sa intelligence. Ay kaya maraming intelligence funds. Kailangan ba natin ng Department of Intelligence? Ay mag-a-apply ako. Joke lang. Okay. Kailangan na maraming intelligence eh. Oh, pambihira naman. Huwag naman ganyan. Okay. Ano yung letter L? Ay the local government units. Ah, di ba? Supertal. Why? When the local government code was created, local government units are delegated with powers and authority. Hindi na kailangan magpederalismo kung yung ating mga local chief executives ay binabasa ang local government code. O sige, pupusta ako sa inyo. Eh? Bibigyan ko kayo ng premyo kung 100% ng mga mayors na lamang ay nabasa man lamang ang kabuuan ng local government code. Sige nga. Tingin ko mananalo ko eh. Dahil hindi lahat ng ating mayors ng 147 cities na lang. Yung cities nila, 147. Sige. Hanapin nyo ang mga mayors dyan. 147 cities na binasa ang kabuuan ng local government code. Diba? Kasi kung binasa nila, alam nila yung kapangyarihan nila. Hindi na sila manghihingi pa ng federalismo. Hmm. Parang yung kung binasa nung ating LGBT community ang Safe Spaces Act, hindi na kayo manghihingi ng SOGI bill. Kasi nandun na sa Safe Spaces Act ang mga karapatan nyo na dapat proteksyonan ng ating gobyerno. Okay? So, Republic Act 11313 yun. 2016 bar exam. Bago lang ito. Explain the completeness test and sufficient standard test. Ano ba itong mga ito? These are the tests for valid delegation. Ang tanong, how does Congress delegate the powers? Congress delegates that by creating a law. Yun naman ang trabaho ng Kongreso, di ba? You have the completeness test and the sufficient standards test. Isa-isahin natin. Huh? Simply put, these are the tests for valid delegation. Okay? Isa-isahin natin. Completeness test. Ano ba ang completeness test? Ito po, pagka ang batas ay nanggaling sa Kongreso, ay dapat kumpleto na. Para nagluto ka, walang asin. Abay, kailangan natin ng magic sarap. Naku, nag-advertise pa. Diba? Pero mag-ingat kayo, may mga peke niyan. Ha? What only can be delegated is not the discretion to determine what the law shall be, but the discretion to determine how it shall be enforced. Kompleto siya. Under the completeness test, the law must be complete in all its terms and conditions when it leaves the legislature so that the delegate will not do anything anymore except to enforce the law. Kasi pag binigyan mo ng discretion niya, gulo yan. Kasi i-interpret niya eh. Paano ko iba interpretation niya? Oh. Only the court should interpret the law. Do not give that power to administrative agency. How do you do that? Complete the law before you let it go. What about the sufficient standards test? In the same case of KMU versus Aquino, the sufficient standard test mandates that there should be adequate guidelines. Merong roadmap. Ano ang pupuntahan mo? Kung Department of Migrant Workers ka, huwag mong pakialaman ang local recruitment.
Diba? So may standard. Hmm. Kasi pag pinakialaman mo yan, eh magkakagulo kayo ng Secretary of Labor. And that's another reason why we should revise the labor code. Kasi ang labor code, ang recruitment and placement for deployment abroad, nasa kapangyarihan ng Secretary of Labor. And the Republic Act 11641, eh, wala nang kapangyarihan ng Secretary of Labor sa mga OFW. It's now the Department of Migrant Workers at may sariling sekretaryan. Pero may local recruitment pa rin tayo. Eh di dapat yan kay Secretary of Labor. So nasaan ang delineation? The labor code must be revised. Okay? Kaya kung meron sa inyo nag-iintensyon, nagtatangka na maging senador o congressman, tutulungan ko kayo. Basta ipangako nyo na i-revise nyo ang labor code. Okay? Now, to be sufficient, the standard must specify the limits. In other words, hanggang saan lang ang pwede mong gawin? Kung ikaw ay Commission on Higher Education, huwag mong pakialaman ang mga review centers. Ginawa yan dati ng CHED eh. That's why in 2007, it resulted in a case, ang tawag ay RECAP, Review Centers Association of the Philippines versus ERMITA, na hindi pwedeng pakialaman ng Commission on Higher Education ang regulation ng mga review centers. Doon ka lang sa post-secondary programs. Oh, hindi mo pwedeng pakialaman ng review center. Why? Ay wala yan doon sa iyong regulasyon. Wala yan sa iyong charter under Republic Act 7722. Gagalit sa atin yung mga kaibigan natin sa CHED. Eh yun naman ang totoo. Ano sabi sa Ebanghelyo ayon kay San Juan? Kabanatang 8, ang talata ay 32. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? Ay, de, joke lang. Malaw tayong love offering mamaya. Ha? You shall know the truth and the truth shall make you free. Both of these tests are needed. Diba? Both tests are intended to prevent a total transfer of the legislative authority to the delegate who is not allowed to step into the shoes of the legislature and exercise a power essentially legislative. Hoy, delegate ka lang. Diba? Ito yung sinasabi ng mga Tagalog na parang langaw, na nadapo sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya kaysa kalabaw. Diba? Yung delegate, yun yung langaw. Ha? Lumadapo ka lang. Hindi ikaw yung kalabaw. Kaya huwag assuming. Kasi pag assuming, nasasaktan. Okay? Akala mo kayo na, pero wala pa lang kayo. At hindi naging kayo, assuming ka lang. At kayo ay may LDR lamang. Ano yung LDR? Long distance relationship. Paano yan? Gustong gusto mo siya. Pero ang layo na magkagusto siya sa'yo. Ayan, LDR yan. Yan yung mga assuming. Di ba? So as an administrative body, do not assume na ang kapangyarihan mo ay limitless. Kasi limitado ka ng batas na gumawa sa'yo. Kaya nga sabi ko sa inyo, magandang example niyan yung RECAP versus ERMITA. Dahil gustong i-regulate ng Commission on Higher Education ang mga review centers. Ay wala naman ito doon sa charter niya, Republic Act 7722 in 1994. Ay gusto niyang i-regulate. Sabi ng Korte Suprema, hoy, wala yan. O yan, pilingera daw, tama po yun. Diba? Assuming. O huwag niyong gayaan ng Secretary of Labor. Bakit? Under Article 278, Paragraph G, pwede siya mag-assume ng jurisdiction. Yun ang legal na assuming. Diba? Pagka merong strike or an impending strike or lockout in an industry indispensable to national interest, pero may guidelines pa rin. May sufficient standard kahit naging assuming siya. Eh may ibang assuming, sabi la, MU kami. MU, di ka nga pinapansin. Oo, mag-isang umiibig. Diba? Mag-MU naman sila, pero mag-isang umiibig. Kaya like ko sinasabi, at alam ko narinig na ng iba sa inyo, ang pag-ibig parang bayad sa jeep. Sorry to sa mga jeepney driver na meron namang burden sa Tuesday dahil mag-i-increase na naman ang gasolina, ang diesel, ng 150. Eh? Parang bayad sa jeep daw ang pag-ibig. Bakit? Madalas hindi sinusuklian. O kaya kulang ang sukli. Okay? At yan daw ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan flat, pero minsan reserba ka lang. Hirap mag-reserva sa pag-ibig, ano? Oo. Yan ang problema natin. Diba? Pero, yun nga sinasabi ko, gusto yung matinong relasyon, abogado, hanapin nyo.
Bakit? Eh, yung batas niya, inuunawa. Ikaw pa kaya? Oh, kaya maging abogado na kayo. Para kayo ang hahanapin. Wala nang ibang hahanapin pa. Parang Google baga. Bakit Google? Eh, natagpuan ko sa iyo lahat ng hinahanap ko. Kaya sabi ng liligawan, Yahoo! Diba? Pero maganda dyan, ang sabi niya, nung matagpuan kita, hindi na ako nag-Google pa. Sabi niya, bakit? Eh kasi the search is over na. Ayan. At malapit na rin maging over ito kasi 11:56 na. So, pag pinuntahan pa natin itong three branches na ito, ha, ay mabibitin kayo. Okay? So kaya, bitinin na natin, itutuloy na lang natin yung iba't ibang branches. Hindi po rito ko kasama yung Cubao branch, ha? At saka Makati branch. Ito ay executive, legislative, judicial. Okay? Pero sisimulan natin yung Article 6, kaya legislative tayo. So, kung may tanong po kayo, pwede magtanong. Kung wala, humayo kayo ng mapayapa at magparami kayo ng kakainin. Oops, wag nang mag-alala sa inyong mga figure. Ha? Pabayaan nyo yan. Saka na kayo magbalik alindog program pag abogado na kayo.